Bago tayo magsimula, lahat tayo yumuko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang magkapag-aral ng inyong banal na salita. Lalong-lalo na para sa New Year Retreat, lahat ng mga kapatiran sa buong Pilipinas ay magatipon sa inyong harapan. Kaya mula sa simula hanggang sa katapusan, pakisama niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng inyong espiritu at inyong banal na salita. Lalong-lalo na, nakikita po namin yung maraming mga tanda ng katapusan ng panahon, talagang malalapit na po ang inyong ikalawang pagdating. Kaya po, pakisurin niyo po yung aming buhay, puso, isip, upang baguhin alinsuno sa inyong kalooban, lalong-lalo na sa darating na panibagong taon, at upang sundin ang inyong kalooban ng mas maigi para sa inyong kaluwalhatian. So, nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa oras na ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus na nagmamahal sa amin. Amen. Buksan po natin ang Biblia, 1 Corinto chapter 11. Verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. So, imitate Jesus Christ. So, yung pang title ng yung New Year Retreat 2024. Mahalaga po yung title na ito dahil sa ating panahon, kasi ang lapit na po ang kanyang pagdating. Bago ang kanyang pagdating, ano po ang kagustuhan ng Diyos, kalooban ng Diyos tungo sa atin? Bilang isang anak ng Diyos, sana tayo din po ay naging kagaya ng Diyos sa ating buhay, kay papano. Siguro yun din po ang pinakagusto ng Diyos bago ang kanyang pagdating. Pinagaran po natin mga ilang mahalagang topics tungkol dito. Yung unang topic ay tungkol sa, unang topic naman ay tungkol sa ano po? Love. Tama po ba? Pangalawa naman po, ano po? Humility. Tapos kahapon, kagabi, tungkol sa ano po? Sacrifice. Ngayon naman, obedience. Kaya po, lahat mang titles ay angkop na angkop po para sa yung Bible verse na ito. So, tungkol sa yung obedience, una, tingnan po natin yung literal meaning. Sa wikang Hebreo, sama, ibig sabihin, listen. Listening. Sa wikang Griko naman po, hypakuo. Ibig sabihin, hypo, ibig sabihin under. Tapos, ano po? Wait lang po. Under. Ay po. Hindi pa handa. Okay, under, tapos listen. Ibig sabihin, listen his words with humble heart and then follow. Yun po ang pagkakainti ko. Pagkakainti ko po. So, listen, under. Okay. Ibig sabihin, yun pang imayinang yung humble heart. Yung humility, no? Sa harapan ng Diyos. Yung obedience naman po, kumpara sa ibang topic, medyo ano po ito, practical na topic. So, hindi po ito parang logical topics.
Ano po? Obedience. Ano pang kailangan? Kailangan natin sundin. Ibig sabihin, kailangan yung action talaga. Action. Action. Kaya una, makinig tayo ng mabuti upang maunawan ang kalooban niya. Ang pananampalataya nanggagaling sa, ano po? Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Ang pakikinig ay sa pangitan ng salita ni Kristo. Kaya, dapat maunawan po natin ang kalooban ng Diyos, tapos hanggang dito lang po, hindi. Dapat sundin. Dapat isabuhay yung ating maunawaan, matutunan. Hanggang doon po ang pagsunod. Kaya, pinaram po natin tungkol sa pag-ibig, tapos pagpapagumpaba, tapos sakripisyo. Ganun pala yung pag-ibig ng Diyos. Ganun pala yung pagiging pagpapagumpaba. Ganun pala yung sakripisyo. Kung nauna po natin yung mga bagay na ito, ano pa ang kasunod na hagpang? Dapat natin itong isabuhay. Isabuhay. Yun po ang ano, obedience. Kaya paano ito isabuhay? So yung pang malaking issue. Kahit gaya ng alam niyo, kahit nauna po natin kung ano po ang kalooban ng Diyos, kung hindi po ito susundin, ay walang kabuluan. Dito po, 1 chapter 17 verse 7, ngayon nalalaman nila na ang lahat ng bagay ay ibinigay so sa akin mula sa iyo. Paano natin maunawaan kung ito ba talaga ang kalooban ng Diyos? Nang tayo pa'y sumunod sa salita ng Diyos. Nang tayo pa'y sumunod sa kanyang salita, malalaman po natin na ito pala talaga ang salita ng Diyos na makapangyarihan. Kaya po, yung obedience naman, hindi po ito madaling sabihin ng basta-basta dahil ito po ang kailangan talagang action, talagang pagbabago sa ating buhay. Filipos chapter 2 verse 8 naman po, unang Pedro chapter 2 verse 21 muna, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay naktusa alang-alang sa inyo, kayo'y iniiwan ng halimbawa upang sumuno kayo sa kanyang mga yapak. So ano pang Kristiyanong pamumuhay? Sumuno tayo sa kanyang mga yapak. Ibig sabihin, kailangan yung ating buhay para sundin natin ang kanyang kalooban, para sumunod tayo sa kanyang mga yapak. Kaya sabi dito, naging masunuring, Filipos chapter 2 18 po, palipas ay matakuan sa inyo na tao na siya ay napakababa sa kanyang sarili, ay naging masunuring hanggang sa kamatayan, maging kamatayan na kamatayan man sa cross. Paano tayo maligtas? Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Kung hindi siya sumuno sa kalooban ng Amang Diyos, paano tayo maligtas? Kaya po, ano po ang realidad? Ligtas na po tayo sa pangitan ng kanyang pagsunod. Kanina yung drama po, yung Abraham, yung pang imay ng Amang Diyos, si Isaac, yung pang imay ng Panginoon Jesus. So sa pangitan ng kanyang pagsunod, kanilang pagsunod, sa mabuting kalooban, upang iligtas ang mga makasalanan, tayo po ay naligtas. Amang Diyos, anang ng Diyos, tapos Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanila, tayo po ay naligtas. Paano po? Yung pinaka-importanteng bagay sa loob ng ministry nila ay pagsunod ng Panginoon Jesus. Kaya po, sa ating Kristiyanong pamumuhay din po, pagkatapos tayo po ay makaunawan ng kalooban ng Diyos, kung hanggang dito lang, siyempre, hindi pa ito sapat.
Ano pa ang pasimula? Yung ating paksunod. Dito po sa Pilipos chapter 2 verse 29, sapagkat sa inyo'y ipinakaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang mananampalatay sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Ligtas na po tayo sa pangitan ng Kanyang kaloob, libre, biyaya. Kaya tinanggap natin ito sa pangitan ng pananampalataya, pero hindi lamang ito ang kalooban ng Diyos. Kung ligtas na po tayo, dapat sumunod tayo sa Kanyang yapak. Magkunti, magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yung kaligtasan lang tinanggap natin, ligtas na ako sa pangitan ng Kanyang sakripisyo. Hanggang dito lang po, hindi. Kung ligtas na po tayo, dapat natin sukulian ang Kanyang biyaya. Yun po ang natural. Yun po ang pusong ligtas. No? Kaya ano pang ebidensya na tayo pa ilaligtas na nakikita? Meron pong nakikita ang ebidensya sa ating buhay. Ano po yung ating pagsunod, ating pagbabago sa ating buhay? Kunti ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Kaya pagdating sa iyong pagsunod, maraming mga importanteng bagay na kailangan natin maunawaan. Kaya maraming mga bagay, maraming mga mensahe sa Bible tungkol sa Kristiyanong pamumuhay ay tungkol sa ipagsunod. Kaya bago tayo dumiretso tayo sa pagsunod, tingnan po natin yung mga issue. Free will. So narinig natin siguro ng maraming beses, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito po ay optional o obligado na. Optional ba ito o obligado na? So ano pa ang palagay niyo? Optional ba po ba ito o obligado na? Hindi, Pastor, siguro ito kusang loob. Bukal ng loob daw. Kaya nalilito po sila, kailangan itong sundin talaga o itipende na sa sitwasyon, ano-ano. Kaya free will daw, may free will naman po tayo. Kaya, depende sa ating sariling decision daw, sabi nila, lalong-lalo na sa labas doon po. Kaya anong sinabi ng Bible? Galatians chapter 5, verse 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kayong mga kapatid, tinatawag sa kalayaan. Subali, huwag lamang inyong kagamitin ang inyong kalayaan bilang isang katahilanan para sa laman, kundi sa pangitan ng pag-ibig, maging alipin kayo ng isa-isa. So, ano po ang sagot ng Bible? Hindi po ito option. Dapat natin sundin ang Kanyang kalooban. No? Kaya bakit binigyan tayo ng Diyos ng free will? Okay? Ano pang purpose ng Kanyang pagbibigay ng free will? Ano po yun? Upang sundin ang Kanyang kalooban. Okay? Para gumawa tayo ng Kanyang kalooban. Yun po ang purpose ng Kanyang pagbibigay ng free will sa atin. Para hindi po para gumagawa tayo ng kasamaan, kundi gumagawa tayo ng Kanyang kalooban lamang. Yun po ang ibig sabihin ng free will. So, naintindihan po. Meron pong mga tao na nahulog sa pulis. Wala siyang lisensya o may kasalanan siya sa traffic rules, mga ganon. Sabi niya, meron akong free will. Bahala na ako yan. Kaya niyang sabihin na ganon? Hindi. Kung nauli siya sa polis, magkaroon siya ng problema. Sa kulungan, walang free will. Tama po ba? Naintindihan po? Kasi may kasalanan siya. Kaya ano pa ang free will? Kung sumuno siya sa mga batas ng mabuti, yun po ang mabuting free will. No? Tama po ba? Kaya huwag tayong malilito
meron po tayong free will. Para ano po ito? Para magkaroon tayo ng option? Hindi. Para sundin ang kanyang kalooban ng mabuti para sa kanyang kaluwalhatian. Tapos, pangalawang issue naman ay motibo. Motibo. Sila ay may sigasig tao para sa Diyos, subali hindi ayon sa kaalaman. Siguro narin niyo po yung Bible verse na ito ng maraming beses. And tapos, Galatians chapter 4, verse 17 naman, hindi para sa mabuting layunin daw. So, lahat ng tao may motibo. So, meron po kayong motibo ngayon, kaya nandito po kayo. Kaya tinitingnan ng Diyos ang mga motibo. Bawa haka ng mga pag-iisip ng tao. So, inisip natin tungkol sa paksunod, inisip natin mga tungkol sa mga action, mga nakikitang action, gawa, mga salita. Pero alin pang mas importante sa Diyos? Motibo. Motibo. Tama po ba? Motibo. Meron pong may sigasik para sa Diyos tao. Pero hindi ayon sa kaalaman. Yung pagsisikap nilang, may tayo ang kanyang sariling matuwid tao. Ibig sabihin, hindi po ito katanggap-tanggap sa Diyos. May sigasik sila, maraming action, maraming gawa. Pero hindi po ito katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya yung tunay na paksunod, alin sunod sa kanyang kalooban, mula sa ating puso, isip, hanggang sa ating buhay. Yun po ang ay kalugot-lugot sa Diyos. So yung pang mga ilang issues na kailangan natin maunawaan bago tayo dumiretso sa paksunod. Kung ganun, gaano kahalaga yung obedience in our Christian life? So, pag-ibig, yung love, humility, sacrifice, ito po ay lahat mahalagang bagay para tayo po ay sumunod talaga sa kanyang kalooban. So, para magkaroon tayo ng handang puso. Handang puso. So, if we obey God, so, bakit kailangan yung obedience, yung pang tanong, ano pa ang kahalagan ng yung obedience sa ating Kristiyanong pamumuhay? Bakit kailangan yung ating obedience? Ano po? Ang Diyos ay makapangyarihan naman. Kaya niyang gawin lahat-lahat ayon alin sunod sa kanyang kagustuhan kahit walang tulong ng mga tao. Tama po ba? Naintindihan po? Kung bakit kailangan ating pagsunod para sa ano po ito? Kung sumunod tayo sa Kanya na may pananampalataya, ang pag-ibig tungo sa Kanya, ito po ay nagiging basehan para gagawa siya ng Kanyang ministry sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, biyaya. Ano po ito nagiging yung basehan para gagawa siya ng kanyang kapangyarihan. Ano pang naging basehan? Yung ating tunay na pagsunod. Kaya po, dito, 1 Corinto chapter 15, verse 10, subalit sa pangitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Bagamay hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos. Ito pa yung patotoo ng Apostle Pablo. Gaya ng alam niyo yung Pablo, Apostle Pablo, yung pamumuhay niya, puspos ng sakripisyo, manghirap, pagdurusa para sa Panginoon. Pero sabi niya, lahat ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos daw. Baga may hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Ibig sabihin sa kanya, ito po ay mahalagang chance upang sukulian ang kanyang biyaya, upang naklilingkod siya sa Panginoon. Lahat ng mga pagdurusa, yung mga sakripisyo ito po, ay naging biyaya lamang sa kanya. Bakit po? Ito pang naging chance. Kasi hindi kailangan tulong ng kahit sino man sa Diyos. Kay Jose chapter 10 verse 11, meron pong talata tungkol sa isang gira na nangyari sa Israel. Sabi dito, sila'y pababa sa Bedron, and then tapos binaksakan sila ng Panginoon sa aseka ng malalaking bato mula sa langit. Tinutulungan ng Diyos ang bansang Israel. So, yung pangunang pananaw. Pero sa totoo lang, hindi po ito tulong ng Diyos. Kasi higit na marami ang namatay sa pangitan ng mga batong granizo kaysa
kaysa pinatay ng mga anak ng Israel, anak ni Israel sa pangitan ng tanyang tabak. Meron pong dalawang bagay na dumating sa gira na ito, tabak ng tao, tapos mga bato mula sa langit, malalaking bato. Hindi ko alam anong klase, basta malalaking bato daw mula sa langit. Then, siyempre, ginagamit nila yung tabak. So, mas maraming kaaway na matay, hindi dahil sa tabak, kundi dahil sa bato mula sa langit. Kaya po, sa bandang huli, bansang Israel nanalo sa giyera na ito, bakit sila inanalo sa giyera na ito? Dahil sa kanilang kapangyarihan o kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya walang tulong ng Israel, kaya niyang alisin yung bansang ito ng mag-isa. Pero binigyan sila ng Diyos ng chance upang sila po ay mag-participate sa kanyang banal na ministry. Kaya ito po ay biyaya. Kaya yung pagsunod, baki kailan po para tanggapin natin ng mas maraming biyaya, mas saganang biyaya, ito po ay pagsunod pala. Kaya po, yung pa ang kahalagan ng pagsunod para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Malinaw po. Malinaw po. Mukhang gising pa, no? Hanggang ngayon, gising pa po, no? Sana, hanggang sa katapusan, buksan natin yung ating mata at tanginga. So, Christian obedience. So, ibig sabihin, iba po sa mga pagsunod sa labas. Kasi iba po yung motibo natin. So, why do Christians wants to obey God? So, ano po ang motibo nila? So, gaya ng unang topic, dahil sa yung dakilang sakripisyong ni Jesus, dakilang pag-ibig niya na natanggap natin, gusto namin sundin ang kanyang kalooban. Ayun, unang Juan chapter 3 verse 1, mastan ninyo kung anong uri ng pag-ibig na ipinakaloob sa atin ng Ama. Anong uri ng pag-ibig? Siya mismo ay pumarito sa mundong ito, iniwan niya yung kanyang napakamagandang kaligayan sa kanyang kaharian doon sa banal na lugar. Then, siya mismo pumarito sa mundong ito. Siya pa ipinanganak bilang isang anak na kapentero. Yung kapatid nila, marami. Yung kapentero, yung kaligayan ng kapentero sa lipunan. Sa panahon yon, siyempre, napakababa. Isang mahirap. Tapos yung buhay niya ay nasa probinsya, ng probinsya. Yung kapatid nila, marami. Siya pang panganay. Ang hirap yung buhay nila. Ilang yung kapatid niya? Yung kapatid na lalaki, apa po sila, may pangalan pa. Pero meron din pong kapatid na babae daw. Mga kapatid na babae. Ibig sabihin, dalawa, tatlo, parang ganon. Kaya yung buong family niya, may isa sampu. Siya pang panganay. Alam nyo na kung ano ang tungkulin ng panganay, kung ganyan. Siya mismo ay bumaba sa mundong ito sa pinakamababang lugar hanggang sa cross upang tupusin yung lahat ng ating mga kasalanan sa pagitan ng kanyang grabing sakit sa cross. Anong uri ng pag-ibig na ipinakaloob sa atin ng Ama? Kaya ibig sabihin, kung ligtas na po tayo, kay papano, naunan po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos bilang ligtas, bilang nakatanggap ng biyaya o pag-ibig ng Diyos na ganito, siyempre, magkaroon sila ng utang ng loob. The love of God was poured into our broken heart. So, dati naintindihan, naunan po natin kung gaano karami yung ating kasalanan, gaano kasama yung ating kasalanan, pero tinubos pala yung lahat ng kasalanan hanggang sa hinaharap. Kaya masasabi natin na nang naunan po natin ito, ang pag-ibig ng Diyos ay pumasok sa ating puso, loob ng ating puso.
Kaya yung pag-ibig na ito, hindi katulad ng mga pag-ibig sa labas sa pagitan ng mga tao, gaya ng pinaroon po natin sa unang session, ito pa ay nakmula sa malinis na puso ay mabuting buduhi. So kaya sa pangitan ng pag-ibig na ito, yung puso natin naging malinis, yung buduhi natin naging malinis. Kaya magkaroon tayo ng maalap na espiritu tungo sa kanya. Sa pananampalatay, hindi pakunwari. Bilang lizard ito, tayo pa ay umiibig sa kanya. Gaya ng unang Juan chapter 4 verse 19, tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umiibig sa atin. Kaya dahil tinanggap natin yung ganitong katakilang biyaya, nagsimula tayo ng umiibig sa Diyos mula sa ating puso, kaibutura na ating puso, gusto naming gawin ang kanyang kagustuhan. So we want to become someone who please the Lord. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya maging nasa tahanan o malaya sa tahanan, aming mitihin ang binigyan siya ng kasiyahan. And tapos meron po tayong paknanais sa ating gawa. Gusto naming gumawa ng kanyang kalooban. Kaya po, gusto naming sundin ang kanyang kagustuhan. Kaya meron po tayong motibo talaga. Kaya yung pagsunod, kahit papano, ito po ang natural para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya sa ating Kristiyanong pamumuhay, importante yung ating pagsunod. Tungkulin ang ating pagsunod. So, lalong-lalo na bakit po? Ano pa ang detalyadong mensahe ng Diyos tungkol sa kahalagan ng ating pagsunod? Dahil sa pangitan ng ating pagsunod, sa bandang huli, magkaroon tayo ng prutas ating buhay na kalugot-lugot sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Kung wala tayong pagsunod, walang mangyayari. Kaya sumunod na ba tayo talaga sa kanyang kalooban araw-araw o hindi? Kailangan natin sulin ng mabuti. Kailangan natin i-check yung ating buhay 2023. Tapos para sa 2024, para magkaroon kayo ng mabuting New Year resolution, kailangan yung check kung ano pa kailangan natin sundin o ano ba ang hindi pa ko sundin. Kailangan check ng mabuti. Kasi sa pangitan ng pagsunod lamang, magkaroon tayo ng tunay na prutas sa ating buhay. Kayong pang ginawa ng Panginoon Jesus, si Jesus, siya pa ang napagagumpaba, siya ay matuto ng pagsunod sa pangitan ng bagay na kanyang tiniis. Ano pang kakulangan sa kanya? Walang kakulangan sa kanya. Siya po ang anak ng Diyos na makapangyarihan, pero siya ay natuto ng pagsunod sa pangitan ng mga bagay ng kanyang tiniis. Bakit po? Para siya mismo ay naging mabuting halimbawa para sa atin. Kahit siya po ay anak ng Diyos na makapangyarihan, siya mismo ay bumaba at sumuno sa kanyang yung kalooban ng kanyang ama. So kaya po, siya pa ay nagiging pangunahin, siya pa ay nagiging panganay sa atin. Sabi ng Biblia, siya pang panganay sa mga anak ng Diyos. Siya pa ay nagiging mabuting halimbawa sa pangitan ng pagsunod. So kaya sa pangitan ng buhay ng Panginoon Jesus, napakaligaw na po yung kung gaano kahalaga yung ating pagsunod sa ating buhay. Kaya bakit meron po tayong mga problema sa ating Kristiyanong pamumuhay ngayon? Ano po ang kakulangan? Kadalasan yung pagsunod ay hindi magaganap ng mabuti. Kaya kailangan natin i-focus yung ating pagsunod, yung kalagayan ng ating pagsunod. Siya ay nagpagbamba sa kanyang sarili. Filipos chapter 6, 2 verse 6, 7 and 9. Siya ay, verse 8 po, siya ay
napababa sa kanyang sarili, maging masunuring hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man. Tapos, dahil sa kanyang kamatayan, nakubunga ng marami. Kaya nandito po tayo. Kaya ano pang Kristiyan ng pamumuhay? Gaya ng ginawa ng Panginoon Jesus, kailangan natin sumunod sa kanyang kalooban bilang isang ligtas sa pangitan ng kanyang pagsunod. So tapos, yung obedience, ito pa ay mahalaga para sa evangelism dahil, sabi dito, ipakita mo ang itapita mo sa akin ang inyong pananampalataya ng walang gawa. Ibig sabihin, hindi na ito kaya. Ipapakita ko sa pangitan ng mga gawa ng aking pananampalataya. Kaya nyo po bang ipakita ang inyong pananampalataya na walang gawa, walang pagsunod sa ibang tao? Meron akong pag-ibig ng Diyos sa puso ko. Meron akong biyaya ng Diyos sa ating puso ko. Paano ito ipinakita? Ano pang evangelism? Kailangan natin ipakita ito. Paano po? Sa pangitan ng, ano po, salita lang? Sa pangitan ng smile lang? Smile? Ano po? Sa pangitan ng gawa? Naintindihan po? Tama po ba? Anong gawa? Pagsunod. Kaya Matthew chapter 5 verse 16, paliwanagan ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harapan ng tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At luwahatin nila ang inyong ama nasa langit. Matthew 5:16. Makita nila ang inyong mabubuting gawa dahil ipinakita nila ang kanyang pananampalataya sa pangitan ng gawa nila. Kaya kung tayo pa'y sumunod sa kanyang kalooban ng mabuti, malalaman nila na tayo po ay ligtas, malalaman nila meron pong talagang buhay na Diyos. Sa bandang huli, tatanggapin nila yung kaligtasan. Kaya importante po yung ating obedience na, yung ating buhay na may obedience sa harapan ng ligaw na kaluluwa. Okay. Kaya prutas sa ating buhay para sa Panginoon, kalugod-lugod sa Diyos. And tapos para sa ating evangelism, kung mabuhay tayo talaga, kagaya ng Panginoon Jesus, syempre naging mas malakas po yung ating evangelism. Okay, sa susunod na topic naman, favor, obedience in temptation, trials, and tests, and disciplines. Okay, kung ganun sundin natin ang kanyang kalooban. Okay, gusto nyo bang sundin ang kanyang kalooban? Ayaw po. Gusto nyo bang sundin ang kanyang kalooban? Ang gusto ko, kung gusto, itas na yung kamay. Gusto kong sundin ang inyong kalooban. Okay po. Sino pang ayaw? Isa pang beses, gusto kong sundin ang kanyang... may ayaw. May problema ata sa paa. Kamay. Okay. Gusto ko pero hindi ko ay kaya. Okay. Basta yung puso natin dapat may ano po? May ano. Pero gusto kong sundin ang kanyang kalooban. Kung okay po yung situation ko. Kung meron pong mga condition, hindi po ito na katanggap-tanggap sa Diyos, hindi po ito paksunod. Naintindihan po? Faith for obedience, ibig sabihin, kahit sa anumang situation, kahit sa gina ng temptation, kahit sa gina ng trials, kahit sa test, sa gina ng test, no? Tapos, kahit sa gina ng disiplina. Kailangan natin sundin ang kanyang kalooban ng Diyos. Kung patating sa temptation, wala na. Temptation. Kung dumating na yung trials, mahirap, pagsubok. Kung dumating na yung mga test, next time na lang. Kung ganun, hindi po ito pagsunod. Tama po ba? Anong ibig sabihin ng pagsunod? Kaysa anumang sitwasyon.
Kaya kung dumating na yung mga pagsubok, mga bagay na hindi natin inahasahan, ano po? Oy, wala daw yung tubig. Wala daw. Walang maligo. Ngayon, wala daw yung tubig sa CR. Wala pong tubig. Pagsubok na ito, no? Tama po ba? Na maliit. Walang tubig daw. Biglang wala na yung kuryente. So, araw-araw, meron pong mga pagsubok na hindi natin ini-expect. So, dumating na yung pagsubok araw-araw. Yung pang experience natin. Faithful, ibig sabihin dapat meron po tayong pananampalataya. Ang Diyos ay mabuti naman. Kaya 1 Corinto chapter 10 verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit dapat ang Diyos na hindi niya ipinahihintulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Hanggang dito na lang po. Walang tuksong dumating sa inyo, hindi karaniwan sa mga tao, subalit dapat ang Diyos, hindi niya ipinahihintulot na kayo ituksoy ng higit sa inyong makakaya. Ito po ang pananampalataya na dapat natin hawakan kaysa anumang sitwasyon upang sundin ang kanyang kalooban. Siguro may kalooban ng Diyos. Siguro meron pong mas mabuting kalooban ng Diyos na hindi ko alam. Roma chapter 8 verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikagubuti ng mga umiibig sa Kanya. Hanggang dito na lang po. Nalalaman natin sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikagubuti ng mga umiibig sa Kanya. Lahat ng bagay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Lalong-lalo na para sa kanilang anak. Kaya po, kung dumating na yung pagsubok o mga bagay na hindi natin inahasahan, lalong-lalo na dapat tayo pa'y lumapi sa Diyos. Kung ganon, gagawa ng Diyos ng paraan. O ibibigay ng Diyos yung mga karunungan upang lampasan ang mga pagsubok, mga temptation, ng mabuti sa pangitan ng mga karunungan, sa fellowship, sa prayer, sa salita ng Diyos. Kaya importante po yung apat na bagay. No? Ano po? Fellowship, words of God, prayer. Tama po ba? Pero kung kahit dumating na yung pagsubok, mga temptation, paminsan, natumba sila, nabuwal sila, bakit po? Kasi hindi siya nagtitiwala sa Diyos dahil sa mga nakikitang bagay. Yung pang ibang topic. Okay. Kaya po, si Jesus, pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa silang upang tuksuhin ng Diablo. Siya ay apan na pong araw, apan na pong gabing na ayuno pagkatapos nagutom siya. So, paminsan, nag-fasting ba kayo? Paminsan, nag-fasting ba kayo? Fasting. Paminsan, mo diet? Nag-diet ba kayo? Paminsan? Hindi. Wag na. Kulang yung merienda, no? Ilang beses kayong kumain sa isang araw? 10 beses? Pagkatapos si Jesus ay nabautismuhan, ano pang kasunod? Temptation. Temptation, testing, pagsubok, itong nangyari sabay-sabay sa kanya, 40 days, 40 nights, fasting. Para na po, para siya po ay nagiging ating takapagligtas. Dapat siya dumadaan sa ganitong grabing testing, pagsubok, mga temptation. Nanalo siya sa gira na ito. Kaya gaano kahirap ang pagsubok na ito? 40 days, 40 nights, walang kain. May isang araw lang po, hindi. Walang kain. Gaano kahirap ito? Pero para siya pa'y nagiging ating tunay na takapaligtas, yung qualified na Savior, siya pa ay dumadaan sa yung ganitong napakahirap na yung bagay.
Yung buhong buhay niya sa gitna ng iba't ibang klaseng pagsubok, yung hirap, tuloy-tuloy, na hindi kaya itong may sulat sa libro, Bible. Hindi kasya daw sa libro. Kaya po siya pa ang nagiging maluhating takapaligtas, ating Panginoon. Ano pang kagusto niya? Maging tulad kayo sa akin, sabi ng Panginoon. So, si Job din po ay hindi siya nakasala daw kahit sa ginanang grabing pagsubok, nawala na yung anak nila, nawala yung ari-arian nila. Yung katawan niya ay parang nakasakit na grabe. Pero sa lahat ng ito, hindi nakasala si Job, na pinatangan man ang kanyang Diyos, kasamaan. Sa lahat ng ito, hindi nakasala si Job. Sa lahat ng mga ito, lahat ng mga grabing pagsubok, meron po kayong pagsubok, pero maliit pala yata kumpara sa yung pagsubok na dumating kay Job. Kaya testing naman, Abraham, kanina, gaya ng drama po. Ihandok mo, ialay mo ang inyong isang buktong anak na minamahal nyo. Sa pasimula pa naman, yung Kristiyanong pamuhay ni Abraham, siyempre hindi po siya perfecto. So, medyo mabagal yung pagsunok niya. Punta ka sa lupaing Kanaan. So, nag-hesitate siya. Nag-delay yung biyahe niya dahil sa papa niya. Yung papa niya may sakit. Hindi siya dumiretso sa lupaing Kanaan. Pagkatapos yung papa niya ay namatay. So, sa bandang huli, dumating na yung family niya sa lupaing Kanaan. Tapos, nang dumating na yung takutom sa Kanaan, umalis naman pa ulit. Medyo hindi po maayos yung pagsunod niya, no? Pero paklipas ng panahon, sa pangitan ng yung pakilos ng Diyos sa kanyang buhay, ngayon naman, inihandok niya yung kanyang buktong anak na minamahal niya. Bakit po? Kasi iniibig niya ng Diyos kaysa kanyang buktong anak, higi kaysa lahat, tapos meron po siyang pananampalataya daw na Hebrews chapter 11 naman, akala niya, itunuring niya na ang maging mula sa mga patay, maring buhayin ng Diyos ang isang tao. Ibig sabihin, kahit ihandok niya ang buktong anak, bubuhayin pa rin ng Diyos yung pang pananampalataya daw niya. Kaya naging iba na po si Abraham. Kaya tayo din po, paminsan, hindi maayos yung ating Kristiyanong pamumuhay, pero kailangan natin suriin yung ating sarili para ma-improve yung ating pagsunod sa Kanya. Kaya yung lahat ng mga pamumuhay ni Jesus para isabuhay sa ating Kristiyanong pamumuhay, kailangan natin suriin yung ating pagsunod. Kaya para tayo pa ay sumunod sa Kanya, ano pang nagiging hadalangan? Siyempre, dapat walang hadalangan para sa ating pagsunod sa Kanya. Pero, gaya ng kanina, meron pong pagsubok, meron pong temptation, meron pong mga testing, para ano po? Para yung ating pagsunod ay naging lubos na. Naging lubos. Hinahayan ng Diyos mga ganitong mga bagay. Tapos, meron pong mga ibang mga hadlangan na kailangan natin maunawan para ito po ay naging maayos. Paano ito ma-handle? Hebrews chapter 12 verse 1 hanggang 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya yamang nababaliputan tayo ng gayong kakapal ng bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat ang pagkasalang madaling bumibitak sa atin. Tumaktok tayong nang may pagtitiis, takpuhin, ilagay sa harapan natin. Hanggang dito na lang po muna. Itabi natin ang bawat pabigat ang
pagkasalang madaling bumititak sa atin. Ligtas na po tayo, pero meron pa rin tayong katawan. Nandito pa rin tayo sa mundong ito. Kaya, ganitong sitwasyon, titingnan ng Diyos yung ating buhay, sumunod ba siya sa akin o hindi. Kaya kung sumunod tayo sa Kanya, kaya sa ganitong sitwasyon, ano pang dala daw? Ano pang dala niya? Oh, malapit na. Ako, dumating, darating ako, malapit na. May dala daw siya. Ano pang dala? Gantim? Pala, reward. Kaya, yung kaligtasan ay libre, pero yung gantim pala ay hindi po ito libre. Ayon sa ating gagantian tayo ng Diyos, ayon sa ating ano po? Ginawa. Hindi ayon sa ating puso, salita lang, ginawa. Paksunod. Kaya para dito, para kaya yung pagkaroon ng yung paksunod na tunay, hindi po ito madaling trabaho. Kung madali lang ito, bakit may gantim pala pa? Itabi natin ang bawat pabigat ang pagkasalang madaling bumibitak sa akin. Kailangan natin itabi ng mga kasalanan. Meron pa lang yung ganon. Kaya, Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 21, kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, maging tanging kagamitan. Kaya paano tayo naging kasangkapan ng Diyos? Paano tayo sumuno sa kanyang kalooban? Dapat malinis po tayo sa ating buhay. So ano po ba ito ng detalyado? Una, kay ligtas na po tayo, meron po tayong laman. Meron po tayong Holy Spirit dahil ligtas na po tayo. Pero meron din pong laman. Kaya Galatians chapter 5 verse 17, meron pong detalyadong talata. Ang laman ay nananasa laban sa espiritu. Ang espiritu ay laban sa laman. So anong ibig sabihin to ito? Naunaon niyo po ba yung ganitong bagay? Ibig sabihin, meron pong ganitong bagay sa inyong buhay? Meron po ba yung ganitong bagay sa inyong buhay o wala? Meron. Dahil meron po tayong Espiritu Santo, meron din po tayong laman. Kaya yung laman ang nananasa laban sa Espiritu. Ang Espiritu laban sa laman. So yung gawa ng laman naman, malinaw daw yung gawa ng laman, mapakikiapit, karumihan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pakukulang, alitan, pagtatalo, panibuko, pakaingi, pagkagalik, pagkamakasarili, pagkabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan. Ito pang laman. Meron pa rin po tayong laman. Meron po tayong kaisipan ng laman. Roma chapter 8, verse 6, ang kaisipan ng laman, ang kaisipan ng Espiritu. Kaya mga ayon sa laman ay magtutungon kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subali ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Kaisipan ng laman, kaisipan ng Espiritu. Meron po kayong isip ngayon. Tama po ba? Wala akong isip. Itaas ng kamay. Okay. Meron po tayong isip, tama po ba? Pero dalawang klase, kaisipan ng laman tsaka espiritu. Ay, pastor, wala akong kaisipan ng laman. Mali. Meron po kayong kaisipan ng laman. Kasi may laman kayo. Espiritu ba kayo? Multo ba kayo? May kaisipan ng laman, may kaisipan ng espiritu. Ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Hindi ito ibig sabihin, babalik tayo sa impyerno, yung Kristiyan ng pamumuhay nasisira. Kung sumunod tayo sa kaisipan ng laman, ang kaisipan ng laman, pakaloob laban sa Diyos. Hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos. Kasamang palad, hindi po ito napapasakop sa kautusan ng Diyos. So, paminsan, sinusubukan natin ang baguhin yung kaisipan ng laman. Kaya nyo pa bang baguhin yung kaisipan ng laman?
Kaya niyo po bang baguhin yung kaisipan ng laman o hindi? Kaya niyo pa bang baguhin yung kaisipan ng laman o hindi? Sabi dito, hindi daw, hindi kaya. Hindi kaya natin baguhin yung kaisipan ng laman. Laman ay laman. Kaya ano pa ang kailangan daw? Sa pamamagitan ng Espiritu, verse 13, Roma chapter 8, pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman. Anong ibig sabihin? Yung gawa ng laman. Yung laman mismo, hindi kaya natin alisin hanggang sa kanyang ikalawang pagdating. Kung dumating na siya, kukunin tayo ng Diyos. Paano po? Bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong katawan na walang kasalanan. Hanggang doon, meron po tayong laman. Kaya araw-araw, kailangan natin patay yung gawa ng laman, kaisipan ng laman. Kailangan natin tanggihan. Then, nandito pa rin yung Satanas. Saan po? Sa palipot nyo. Inilagay daw ng Diablo sa puso ni Iscariot Juda na ipakanulo siya. Sa Korean version naman, put the idea of betraying Jesus Christ into the heart of Judas Iscariot. Sa Korean version, sa English. Kaya niyang ilagay ng masamang isip. Meron po tayong kaisipan na naman, meron pong masamang isip galing kay Satanas, ito po ay nagiging problema. Kaya ang bawat tao ay nagtutukso ng sarili niyang pagnanasa mula sa laman, tapos meron pong tukso ni Satanas. Yung pang naging hadlangan sa ating masunuring Kristiyanong pamumuhay. Kaya kailangan natin i-control. Wala nang magagawa, control. Patay ninyo. Ang gawa, kaisipan ng laman, tanggihan ninyo ito. Tanggihan niya ang kanyang sarili. At magpasan ng kanyang cross araw-araw. Kung ang sinuman ay nagnanais, sumunod sa kanya. Tanggihan mo ang inyong sarili araw-araw. Magpasan ng kanyang cross araw-araw. Yun po ang yapat ng Diyos para tayo din po ay naging maluhating anang ng Diyos sa kanyang pagdating. Maluhating anang ng Diyos. So yun po ang purpose ng kanyang pagliligtas sa atin para tayo pa ay naging kanyang maluhating anang ng Diyos. Hindi naman yung ligtas lang para tayo pa ay naging maluhating anang ng Diyos. So, Ephesians chapter 4, verse 22, kaya alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, dating pagkatao, yung laman, magpago. And tapos kayo, magbihis ng bagong pagkatao. Alisin nyo muna yung dating pagkatao, magbihis na kayo ng bagong pagkatao. Kaya meron po tayong dalawang damit, palagi, araw-araw. Ano po, dating pagkatao tapa, bagong pagkatao. Kaya alisin nyo yung dating pagkatao. Magbihis kayo ng bagong pagkatao. Para dito, magbago sa espiritu na inyong pag-iisip. Para dito, magbago. Ito dating pagkatao. Dito na lang ako. Magbago kayo ng inyong pag-iisip. Alin sunod sa salita ng Diyos? Meron pong mahalagang maraming information na hindi kaya natin mapaliwanag sa session na ito lahat. Na detalyadong listahan kung ano po ang galing sa laman, ano po ang galing sa Espiritu Santo. Kaya sabi ng Biblia, lumakad tayo sa Espiritu Santo. Kaya ano pang unang hadlangan? Yung ating laman po. Ating laman. Kung wala tayong laman, kahit tinuktuso ni Satanas, walang kabuluhan yan, kasi meron po tayong laman, kaya yung pang naging issue. No? Tapos, sinful environment, nandito pa rin tayo sa sanibutan. Kaya maraming inuman, karaoke, mga ano-ano, mga bar, dami. Tama po. Iligtas nyo ang inyong sarili mula sa baluktok na lahing ito. Mga barkada, mga masamang yung lugar, iwasan.
Ikalang Corinto 6 verse 17, ito po ang isa pang Bible verse para sa youth young adult school retreat 2023. Kaya nga lumabas kayo sa kanila, humihiwalay kayo. Ibig sabihin physically humihiwalay kayo. Huwag kayong pupunta doon. Iwasan na lang. Iwasan. Marunong naman kayo, iwasan. May inuman tayo dito. Sige, tapos. Nak-CR na lang ako. Pagkatapos ang CR, alis kayo. Madali lang. Marunong naman kayo doon. Alam ko na. Mahusay kayo. No? CR muna. Tapos pagkatapos CR, takas. Madali lang naman. Saan kayo kahapon? Masakit ang ulo ko. Next time na lang. Masakit ang ngipin. Biglang. Siguro galing sa Diyos. Wak na. Lumabas kayo, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Kung humihiwalay kayo sa kanila, saan kayo pupuntahan? Fellowship. Kaya meron po tayong bahay, spiritual. Ano po yung fellowship? Yung iglesia. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Lalong-lalo na kapag ninyong nakikita na papalapit na ang araw. Kaya meron pong mga hadlangan sa ating buhay para tuloy-tuloy po tayo sa iglesia, mga tukso, mga pagsubok, mga temptation. Huwag kang punta doon. Wala sila pangit tao. Walang gwapo doon. Walang maganda. Lahat pangit naman. Doon na lang sa inuman. Lahat maganda. Lahat gwapo. Doon kayo. So, avoid, layuan mo ang masasamang pagtatanda ng kabataan. Yung isang babae, isang lalaki, sila pa'y lumalakas sa madilim na lugar. Silang dalawa lang. Ano ang mangyayari? Layuan mo. Common sense na ito, layuan mo. May laman po tayo. Dama po ba? Layuan mo masasamang pagnanas ng kabataan. Kaya, mga tukso ni Satanas, tungkol sa yung pagkain, pera, material na bagay, tungkol sa mga sexual immorality, mga kalayaan sa mundong ito, tapos yung mga pride, mga inggit. Yun, ginawa ni Satanas, no? Upang tuksoin ng mga Kristiyano din. Slave brain. So, bawat nakakasala, alipin ng kasalanan. Alipin, ibig sabihin, slave. Alipin ng kasalanan, bawat nakasala. Slave brain, yung pinaka-importanting, kailang natin ihandok yung ating katawan para sa Panginoon, yung ating buhay. Tama po ba o hindi? Ihandok nyo inyong katawan para sa kanyang katuwiran. Ano pang pinaka-importanting bahagi sa ating katawan? Ano pang pinaka-importante? Yung buhok nyo. Yung pinaka-importante, buhok. Yung ano po? Saan po? Yung kamay. Ano pang pinaka-importanting bagay sa inyong katawan? Ano daw? Brain. Utak. Brain po. Ini-attack ni Satanas yung utak ni Eva. Utak niya, tanong-tanong, paulit-ulit, tanong-tanong. Sa pangitan ng ahas, pyung, ahas na. Ang ganda yung ahas. Bakit? Tapos, umatek siya sa yung mata niya, umatek siya sa yung isip niya, utak niya, para naliligaw siya. Ngayon, parehas. Kaya po yung isang halimbawa lang, gaming addiction. Binabasa niyo po ba yung Bible? Hindi pa po. Kulang yung oras. Busy ta. Pero maraming oras para sa game. Maraming oras para sa social network, SNS. Maraming oras pa. Konti na lang. Pero lampas na yung 30 minutes. Ubos na. So, bakit po? Kasi may addiction doon. Addiction. May addiction ba yun? Ito pang research nila. Control group, no video games.
After 1 week, after 2 weeks, walang pagbabago sa kanilang utak. Video game group, after 2 weeks. 2 weeks, so ibinigay nila sa kanilang mahabang oras, pagkain. Ano po ang ginawa nila? Game lang. Game. Gusto nyo pa ba ganun? Anong nangyari? May pagbabago sa kanyang utak. Parang droga na daw. Droga. Digital droga. Kasi A-B testing. Narin nyo pa ba yung A-B testing? Mga ano po? Reels, TikTok, short, ano? So, bagong SNS, mga media ba? May A-B testing. A and B. Meron po silang A, design B. Nak-testing sila sa mga dalawang grupo. Tapos, gaano sila tumatagal sa design na ito? Meron dalawang TikTok. Gaano siya, TikTok A, TikTok B. Gaano sila tumatagal sa A o B? B, mas maraming tao tumatagal sa design B. Kung ganun, i-improve nila yung design B, tapos gagawa sila ng bagong A and B. Kaya sa pangitan ng ganitong testing pa ulit-ulit, ano pa ang pinili niya? Yung pinaka-attractive yung ano po, para kunin yung puso, isip ng tao. Kaya may addiction po ito. Game din ganun. Bakit po? Para sa kanilang kita, pera. Kaya smartphone addiction, kaya delikado po ito. Delikado. Paminsan, tinicheck nyo yung mga oras kung gano'ng katagal kayo sa mga ganitong bagay. Para sa fellowship, paminsan kailangan naman po, pero kailangan itong minimize. Paminsan, sinasayangin natin yung maraming oras, mga bagay na ito. Kasi may addiction po ito, may addiction. Naintindihan po? A-B test pa ulit. Yung pinaka mabuting bagay sa kanila na para sa kita nila, ito po ang nasa ano po, gadget po natin. Na dapat natin iwasan, dapat natin ano po, naging mas ano po, yung kadalasan yung nilalaman din nila, hindi maganda. Great King Solomon, but ano po nalagay? Nangyari sa kanya, Great King Solomon, pinakamatalino, pero dahil sa harapan ng tukso ng Satanas, walang magagawa. Dapat iwasan. Kaya meron pong mga ganitong eksperimento sa, hindi ko alam dito sa Pilipinas, doon sa Korea, kinukuha nila yung smartphone ng mga teenagers. And then, parang isubmit nila yung smartphone sa school sa loob ng isang buwan. Walang smartphone. So, yung pang ano po, parang project nila. Project. Kasi magkaroon sila daw ng mga problema sa kanilang buhay, behavior, yung isip. Kaya meron pong ganitong clinic. Clinic po, clinic. Dapat iwasan. Kaya ang Panginoon nagali kay Solomon sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon. Sa simula, hindi po ganon, pero unti-unti. Kung ito pang nangyari kay Solomon, bakit hindi po ito nangyari sa atin? Mas matalino pa kayo kaysa Solomon. Mas matalino ako kaysa Solomon. Itas na yung kamay? Ay, wala pala. Kaya kung ito pang nangyari kay Solomon, maring mangyari po ito sa atin nang sigurado na. Hindi po ito strange. Sigurado na ito. Kaya dapat natin iwasan. Kaya, pagsunod, ibig sabihin, isang amo, isang Panginoon, hindi dalawa, tatlo, apat. Isang Panginoon. Ano po? Dapat alisin yung mga iba. And pride and arrogance. Si Hezekias, siya pang isang mabuting hari naman, hindi niya ikinilalang utang ng loob na ginawa ni Yahe. Ito po ang ibang version sa Bible. So, hindi tumugon ayon sa kabutihang ginawa sa kanya na, ng Diyos. Kasi sa kanyang puso ay naging ano po, palalo. Palalo. Maraming mga mabuting bagay nangyari kay Hezekias. Siyempre, ito po ay biyaya ng Diyos naman.
Pero wala siyang utang ng loob sa Panginoon. Kasi yung puso niya ay naging palalo. Anong ibig sabihin? Meron pong mga blessing ng Diyos. Ito po ang biyaya naman, yung blessing. Pero inisip nila, ito po ay galing sa kanyang kabutihan. Na konti. No? Yung mga palalong diwa. Dapat natin iwasan ito. Kaya Great King David, nakasala siya ng grabe, gaya ng alam niyo. Kasi sa dumating na yung panahon ng yera, kaya mga hari daw na iba lumalabas upang pakipaklaban. Kaya sinugo ni David si Joab, iba-iba. Pero si David naman, saan daw siya? Si David ay manatili sa Jerusalem. Hindi siya sumali sa mga giyera. Kahit siya pang hari ng Israel, hindi siya sumali sa giyera. Bakit po? Inisip niya, ay kahit wala ako doon. Kahit wala ako doon. Kayang-kaya nila naman eh. Kaya wala ko doon. So, malakas naman yung Israel. Ibig sabihin, yung lahat ng mga nangyari na mabuti ay galing sa Diyos naman. Ngayon, nag-iba na yung puso niya. Galing sa kanilang kalakasan, galing sa kanilang kapangyarihan. Hindi ko kailang punta doon. Bilang hari ng bansang Israel, ito po ang dapat niyang sundin. Ano po? Dapat sumali sa kanyang mga ganitong giyera bilang hari. Pero sa bahay lang daw siya. Pagkatapos, siya pa'y nakasala. Nang pumasok yung palalong diwa, mabubuwar daw tayo. Yung magpapatas ng puso ay nauna sa pagkapagbuwar. Yun pang sinabi ng Bible pa ulit-ulit. Para iwasan natin ito, dapat ipagbigay ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Kanina, iwasan natin physically. Ngayon, dapat ibigay natin yung pagpapasalamat sa Diyos araw-araw. Okay, yung mga hadlangan, ganito-ganito, paano ito masolusyonan? Kailangan natin tanggihan. Kailangan natin malaman, meron pala yung laman. Kailangan natin tanggihan ito, meron pa rin kaisipan ng laman. Tapos, kailangan iwasan. And tapos, ngayon naman, kailangan natin ibigay ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Kailangan, dapat hindi natin nakalimutan ang ating pagbibigay ng pagpapasalamat sa Diyos. Daily Thanksgiving time. Kaya sinasaway ng Diyos yung Epheso Church dahil iniwan mo ang inyong unang pag-ibig. Maraming gawa sa kanila. May sigasik, may pagtitiis. Pero unti-unti iniwan nila yung unang pag-ibig. Nawala yung pagpapasalamat sa Diyos ng maigi. Ay, maalam naman ng Diyos. Alam naman ng Diyos. Bakit kailangan pa? So, dapat tayo ay magbigay ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Kaya, nang nakita namin yung mga Bible seminar na isang senior pastor namin sa Korea, Session 5, Gospel. Sa Korea naman, paminsan Session 6 pa po, yung Gospel. Sino ang pinakamasaya? Yung pastor mismo, yung preacher mismo, siya pang pinakamasaya. Siya mismo naging post ng papasalamat sa Diyos dahil sa Gospel Session. Dapat tayo po ay naging ganito. Araw-araw, dapat magpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa ano po? Dahil sa yung kaligtasan na natanggap natin. Wala nang ibang dahilan. Yun ang pinakadahilan kung bakit tayo pa'y magalak palagi. Magalak kayong palagi sa Panginoon. Sa Panginoon, magalak kayo. Hindi sa pera, hindi sa ano. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Filipos chapter 4, verse 4. Magalak kayong lagi sa Panginoon araw-araw. Kaya, siguro meron po kayong spiritual birthday. Tama po ba? Sino po ang maligtas December? Sino po ang maligtas sa December? December po, konti lang. Sino pang naligtas January? Sino pang naligtas sa February? Sino pang naligtas March? April? May? June? July? September? August? August, September. Ay, sorry. Baliktad.
Okay, para gisingin niyo. Gisingin ko. Oh. Tapos, ano ba? October? November? Okay. Kaya kung dumating na yung araw ng kaligtasan natin, mo magkaroon kayo ng mga birthday hamba? Spiritual birthday? Birthday party? Spiritual? Meron po? Meron po? Wala po? Ah, meron. Meron. Itas ang kamay. Oh, parang wala na. Meron po? Meron. Siguro meron din pong wala. Ano ba yan? Lalong lalo yung bagong ligtas. Meron pong mga naligtas ngayon taon lang. Itas ng kamay. Okay, siguro hindi nyo alam ano ba yan. No? Hindi pa umabot yung isang taon. Baby pa. No? Spiritual birthday. O kahit sa inyong sarili na lang, no, kasama ng mga kilala. Ano po? Celebration. Tama po ba? Para ano po? Upang purihin ng Diyos, para tayo pa ay magpapasalamat sa Diyos. So, araw-araw pa. So, meron pong practical advice po. Meron pong spiritual birthday, pero meron pong spiritual birth time, oras. Yung birth certificate, nakita niyo po ba yung birth certificate? May oras pa rin yun. 10 a.m., 35 minutes, mo 2010, mo August 2010, mga ganyan. August 11, 2010, mo 10 p.m., mo 10 a.m., daw, siya, ay ipinanganak. Tama po ba? Siguro meron kayong oras. Umaga ako naligtas. Itas ang kamay, umaga. Hapon. Gabi. Okay. Kadalasang gabi po, ano? Mga 9, mga 8:30. Kung dumating na yung oras na ito araw-araw, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Ngayon oras, ligtas na ako noon. Ano po? Para magpapasalamat tayo sa Panginoon paragi. Ano po ba? 19 yan po? Yung Kristo ng pamumuhay, ano pang pundasyon? Dugo ni Kristo. Yung ating mabuting gawa? Hindi. Yung ating pagsunod? Hindi. Dugo ni Kristo. Yung pang pundasyon ng ating Kristo ng pamumuhay. Yung pang pundasyon nating pagsunod. Kaya dapat mapapasalamat tayo sa Panginoon palagi. Ito din po ay naging isang New Year resolution. Kaya paano tayo, paano natin iwasan yung pagiging palalong diwa? Magpapasalamat tayo palagi. Gaya ng patotoo ni Apostle Pablo, ako ay ako sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos lamang. And do not be afraid. Peter, ngayon po, yung pagiging palalo. Ngayon, magkaroon sila ng takot, kaya ayaw nilang sundin. No? Oh, punta ka doon. Oy, ayaw po. Bakit? May aso doon, maraming aso. Maraming aso daw. Kaya delikado yata. Parang ganun po, no? Halimbawa lang po, kaya yung ganitong takot, paminsan yung pang naging hadalangan sa ating Kristo ng pamumuhay. May New Year retreat. Saan? Taal. May retreat center. Paano naman yung tulugan doon? Meron pong tent. Tent? Hindi ko kaya. Maraming tao doon. Masaya. Maraming tao. Ayaw ko na. Ano po yun? Kanyang sariling takot. So, Peter naman, sa isang beses siya po ay lumalakad sa ibabaw ng dagat. Tama po ba? Panginoon, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Akala nila multo, pero Panginoon Jesus pala. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw na talaga Panginoon Jesus, ipautos mo sa akin. Lumapit sa iyo sa, ano po, sa ibabaw ng tubig. Kaya sabi na, sige, halika. Kaya bumaba si Pedro kaagad. Nagulat yung mga ibang alagad. Si Pedro matapang eh. Bumaba siya kaagad. Then, tapos lumakaw sa ibabaw ng dagat. Patungo kay Jesus. Wow! Kaya siya pang isang pangunanging alagad ng Panginoon Jesus talaga, no? Kaya niyo po ba ito? Kaya niyo pa bumaba kaagad? Nang mapasin niya ang hangin, pero nang lumalakas siya, masaya. Panginoon, tapos
Biglang dumating na yung hapak ng yung ano, malakas na yung hangin. O, ano ba? Saglit, siguro wala na yung, nawala na yung balanse. Mapansin niya ang hangin, natakot siya. And then na siya ay papalubog. Panginoon, ligtas mo ako. Kaya ikaw na maliit ang pananampalataya daw. Kaya yung takot po, tandaan po natin yung ating Diyos ay makapangyarihan. Tinitingnan ng Diyos ang lahat ng tao, pinangmasdan ng Diyos ang lahat ng tao, ibig sabihin, tinitingnan ng Diyos tayo, lahat, lahat ng buhay natin nasa kanyang, kanyang control, ang Diyos ay mabuti, kaya yung takot sa mga kapaligiran, mga sitwasyon, takot sa mga tao. Si Saul, mamaya pag-aralan po natin ng mas detalyado, nakasala din si Saul, Haring Saul, yung unang hari, dahil siya ay natakot daw sa mga taong bayan. Basta tao. Okay po. Si David naman po, matapang siya, no? Nang nakita niya si Goliath. Goliath naman po, gaano kalaki, katangkas. Ayon sa talata ng Bible, mga mayigit sa 2.5 metro, 2.8, mga ganon, isang cubit, mga 45 centimeter, kung ganon, mga plus minus, mga plus po ito, siguro, 2.5 metro. Kayo naman po, mali po siya, mali po tayo. Kalahati, may isa, ano po, bababa sa kalahati. Si Goliath naman, si David naman, siya din isang kabataan lang naman. Siguro, mo kagaya nyo, maliit lang siya. So, wala siyang takot sa kanya. Wala siyang takot. Ang laki naman, wala siyang takot. Bakit po? Kasi nakikita niya ang Diyos sa likuran niya na makapangyarihan. Mas dakila ang Diyos. Kung may pananampalataya tayo, may takot tayo sa Diyos, hindi sa kaysa mga tao. Kaya yung takot, paano ito alisin? Sa pangitan ng pananampalataya. Gaya ni David, tapos, ang Diyos ay mabuti naman palagi yung ating pagtitiwala sa Diyos. So, ano pang naging hadalangan pa? Easy to give up. Kaya ano po, do not give up. Ito po, hindi pa na 2,000 stumbers. Ayon sa mga research nila, hindi ko ito bilangin. Ano po, para isang maliit na bata, hanggang siya po ay nakatayo o nakalakad, siyempre, sa unang beses, hindi kaya, no? Bumagsak siya, natumba siya. Mga trials and errors, maraming beses siya natumba, natalo. Ilang beses na daw? 2,000 times siya ay natumba, natalo para sa pagtatayo sa kanyang sarili. 2,000 times. Kailangan yung pagsasanay. Sanayin mo ang inyong sarili sa kabanalan. Do not give up. Basta diretso lang. Go forward. Okay? Kaya po, sabi dito, Galatians chapter 6, 19 po, sa taktang panahon, magani tayo. Kung hindi tayo, manlulupay-pay. Sa NIV version naman, at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Basta kung tuloy, yung pagsunod, hindi po ito madaling bagay. Tama po ba? Kaya paminsan, hindi po ito sapat, hindi po tayo gumagawa ng mabuti. Pero subukan pa ulit. Subukan pa ulit. Gawin pa ulit. Do not give up. Sayain mo ang inyong sarili sa kabanalan. So, sino ang naging matalino ay mahusay kaagad?
na walang sinuman. Tama po ba? Okay po. Marunong po kayo sa paklangoy? Marunong ako sa paklangoy? Itaas ng kamay? Okay, okay naman. Marunong kayo sa itang kamay. Wala naman testing? Okay po. Walang ano, tubigan dito? Okay. Kaya, nang bata pa kayo, naging marunong ba kayo sa paklangoy kaagad? Wala. Wala pong gano'n. Kahit sino man, ano? Kailangan training. Mga ilang buwan po? Ilang buwan? 6, 6 months. Ako din, dumataan ko sa 6 months, ano po, yung mga... Kaya, hindi naman ako marunong, pero kayang ko, medyo, ano po, pwede pa. Siyempre, sa simula, hindi. Sa simula naman, no, ganun mo. Yung paalang, no? Oh, kaya sanay mo ang inyong sarili sa kabanalan. Kung iniisip nyo, kaagad ako naging marunong mahusay, kung hindi po ito nangyari, ano po, manlupaypay daw tayo, malulungkot tayo ng madali, natural po ito, 2,000 stumbles, para tayo pa tumayo, ito pang nangyari sa ating lahat ng bata pa tayo loon. Natumba tayo 2,000 times. And then tapos, dahil laman po, may laman po tayo, easy to be lazy, kaya do not be lazy. Dito, rabbit at katotter. Alam niyo po ba yung storya, rabbit at katotter? Sa running race nila, sinong nanalo? Sinong nanalo? Totter po? Eh, mabagal naman siya, paano siya nanalo? Totoo ba yan? O storya lang? Totoo ba yan o storya lang? Storya po yon, hindi ko nakita mo yung running race nila kaysa isang beses. Pero meron pong ano, lesson. Siyempre, yung thought, meron pong ano po, target, goal. Ito pang goal nila. Tama po? Sa simula, sino pang nauna? Rabi po, siya pang nauna. Mas malaki dapat. Totter naman, saan po siya? Dito. Mabilis eh. No. Kaya malapit na ang goal. Siya naman, doon sa dulo. Ito pang, ano po, starting time, starting line, doon pa siya. Bagar-bagar, ano po. Ang bilis na, no? Kaya, ay, malapit na. Pahinga muna ako. Tapos, ano pang ginawa niya? Tiningnan niya yung likuran. Ang layo pala. Bagar pala. Sige, pahinga na lang ako muna. Pahinga, pahinga, antok, tapos tulog. Tulog na. Kaya tulog, 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 tulog. Oh, gising na. Ano ba yan? Saan siya? Wala, wala, wala. Oh, takpo na takpo. Pasok. Tapos na po. No, pasok. Dito siya, yung rabbit. Talo. Ano po? Yung Christian ng pamuhay natin, hindi competition. Hindi po ito competition. Ano po? Hindi kailangang tingnan-tingnan yung mga iba. Hindi kailangang tingnan yung pastor nyo. Hindi kailangang tingnan yung leader nyo. Hindi kailangang tingnan yung kapatid nyo sa tabi nyo. Kanyang-kanyang Kristo ng pamumuhay. Iba-iba yung talento. Yung talento niya, ilan? Ibinigay ng Diyos mga talento daw. 5, tsaka 2, mga isa. Tama po ba? Alam niyo po ba? Ilang talento sa kanya? Siguro 5. Sa kanya naman, mga 2 lang siguro. Hindi kailangan natin tingnan-tingnan yung mga iba, maliban sa isa. Goal. Yun pong ating goal. Imitate Jesus Christ. Yun pong ating goal. Kaya kung tingnan natin yung ating sarili pa, oh, yung takpo ko medyo okay na ngayon. Naging biglang ano po, bumagsak.
Kanina, okay yung Christian ng pamumuhay. Ngayon, bumagsak naman kaagad. Ano po bumagsak? Anto, tulog sa kasalanan. Katamaran. Kaya, siya naman, daughter naman, bakit ganito ako? Nainggit ako sa kanila. Bakit ganito lang ako? Suko na lang? Hanggang dito na? Hindi siya sumuko. Dapat tuloy-tuloy. Basta tuloy-tuloy siya. Tama po? Tama po. Naintindihan po? Hindi niya tingnan yung si rabbit. Ay, tulog pa siya. Sige, bahala na kayo. Tapos, tuloy-tuloy lang. Yon ang goal ko. Tuloy-tuloy. So, no goals. Ayan, problema. Jesus is our goal, not people. No? Kaya Philippians chapter 3, verse 12 hanggang 14, basta 14 muna po, magpapatuloy ako tungo sa mitihin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo. Gantimpala ng dakilang pagtawag ng sino po? Sino? Hindi tao, kay sino man, Diyos. Okay, sabi ng isa, Pastor, ayaw ko na umaten. Wala akong dahilan kung bakit umaten ako sa church. Wala kayong dahilan. Ito ang dahilan. Wala na iba. Hindi para sa mga tao, kundi para sa Diyos upang sukulian ang kanyang biyaya. Kagantihan pa rin tayo ng Diyos doon sa langit. Tama po. Kaya pakmasta natin si Jesus na siyang matatak ay magpapasaktar ng ating pananampalataya. Si Jesus, yun po ang ating target. Darating po siya. Kaya bago ang kanyang pagdating, naging kagaya tayo ng Panginoon Jesus. Ito po ay kalugot-lugot sa kanya. Ito din po ay isa pang importanteng bagay para sa ating evangelism, para sa ating ministry. Kaya Matthew chapter 6, huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harapan ng tao upang makita nila. Sa harapan ng tao, kundi hindi sa harapan ng tao, kundi sa harapan ng Panginoon, Jesus, sa goal line. Okay. Tapos bridge. Kaya ganito, ito pang bridge. Ano, tsaga-tsaga. Tsaga-tsaga, hindi siya sumuko. Tsaga-tsaga. Tuloy-tuloy. Be patient. Yung impatience. Kung impatience, yung pang naging ano po, hadlangan, isa alang-alang ninyo siya na nagtitiis ng gayong paksalungad. Kaya sa evangelism, ano po, yung follow-up, siguro meron po kayong mga ministry ng ganon, mga invitation. Kadalasan yung mga tao, matikas ang puso nila. Tama po ba? Tama po ba? Matikas po sila gaya ninyo lahat. Ano po? Tama po ba? Isang alang-alang ninyo siya na nagtitiis ng gayong paksalungat ng makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manupaypay. Mas grabe po ang nangyari kay Jesus. Yung lahat ng alaga nila ay tumakas. Yung isa sa alaga niya ay ibenta ni Jesus sa pangitan ng konting pera, dahil sa konting pera. Sumigaw sila lahat. Ipako siya sa cross. Ipako siya sa cross. Nang sabay-sabay ng mga masamang relihiyosong tao. Pinagalingan niya yung mga meron pong mga grupo na sumunod kay Jesus pa. Pero halos lahat tumaliko kay Jesus. Ang tikas ang puso nila. Pero para sa kanila, ang Panginoon Jesus ay nagtusa sa cross. Binayaran niya yung lahat ng kasalanan nila. Kaya sa araw ng Pentecostes, 3,000 katao ay naligtas. Pagkatapos siya po ay muling mabuhay. Tuloy-tuloy siya sa kanyang ministry kahit pagkatapos ng muling pagkabuhay niya mula sa matinding sakit. Kaagad siya nagsimula ng kanyang ministry upang iligtas ang kanyang alagad. Kaya 120 na alagad ay naligtas
Sa araw ng Pentecoste, bumaba ang Espiritu na naligtas na 120. Tapos sa pangitan niya, 3,000 na kaluluwa ay naligtas dahil sa kanyang pagtsatsaga. Ang pagpipigil ng pagtitiis. Ang pagtitiis magiging pagka-Diyos. Ang inyong mga gaayong bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa. Pananampalataya, pag-ibig, pag-asa. Ano po? Ligtas na po tayo sa pangitan ng pananampalataya, sa pangitan ng kanyang pag-ibig. Bilang resulta nito, meron po tayong pag-asa. Kaya po, ano pang pag-asa? Yung pag-asa natin ng Panginoon Jesus hanggang sa kanyang pagdating. So, magtitiis tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay upang tuparin ang kanyang kalooban. Kailangan po yung pagpipigil, pagtitiis. Hindi kaya natin tuparin ang kanyang kalooban kung walang pagpipigil at pagtitiis. Impossible po ito. Tama po ba? Kung hindi po nangyari, paano tayo maligtas? Walang sinuman ligtas sa buong mundo kung walang pagpipigil, pagtitiis ng Panginoon Jesus. Kaya ito, mahalaga po ito sa ating buhay. Yung pagtitiis, ang pagpipigil. Ikalang Thessalonica chapter 3:5, panupayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at katatagan ni Kristo. Ito din may highlight. Katatagan. Ibig sabihin, pagtitiis ni Kristo. Pag-ibig. So kaya, ano pang pag-ibig? Love is long-suffering. Long-suffering. Pagtitiis ng masyado. Kaya po, ito pang hadalangan pa na kailangan natin alisin. So, impatience. Dapat naging, mausay tayo sa pagtsatsaga, pagtitiis. And we are forgetful. Ito po ang isa pang hadalangan, forgetful. Okay. Tandaan niyo po ba yung lahat ng matutunan niyo kagabi? Tandaan niyo po. Yung unang session, tandaan niyo po ba yung matutunan niyo? Okay po. Nang mabuti. Tandaan ko pa yung unang session nang mabuti, yung matutunan ko. Itas ng kamay. Yung unang session nang po. Pangalang session. Yung tungkol sa pagkagumpan. Tandaan niyo po ba yung mga matutunan niyo? Itas ng kamay. Basta hindi lahat, no? Kagabi po, yung sacrifice. Tandaan niyo po ba yung mga matutunan niyo? Lahat. Itas na yung kamay. Medyo mas marami kasi kagabi lang, no? Bakit po? Nakalimutan ko na. Basta may notebook. Meron kayong notebook. Meron akong notebook. Itas ng kamay. Wala po akong notebook. Itas ng kamay. Dapat meron po kayong notebook. Kasi yung IQ nyo ay hindi napakataas. Tama po ba? Yung IQ ko, may isa 200. Wala naman. Kaya dapat meron kayong notebook practically, no? Kaya sinabi ng Bible maraming beses. Pagbulay-bulay. Kasi kung hindi, mga Kaikan chapter 3 verse 3, Huwag mong hayaan ang iwan ka ng kabaitan, katotohanan. Itali mo ang mga ito sa palibot ng inyong liig. Isulat mo, sanda po, isulat mo sa inyong notebook. Puso. Ibig sabihin, isa ulo. Notebook kailangan po para mag-review. Mag-review ka na. Itanim mo sa isipan. Sa ibang version, itanim. Pagtatanim ng mga gulay-gulay, madali po ba ito? Hindi po ito madali. Tama po ba? Mabang proseso. Hindi ka agad? Hindi po. Ito nangyari? Hindi. Kailangan mo yung oras. Tama po ba? Tama po. Kaya, pagsunod, ano po yun? Listening and then understanding. No? Kaya po, kailangan natin itanin yung salita ng Diyos. Ito pang ating trabaho. Yung salita ng Diyos, ito pa ay ano po? Binhi. Na may maraming prutas doon sa loob ng binhi. Kaya itanin natin ito sa ating puso. Ito pa ay hiwaga sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kung gano'n, ito pa ay
lumalago at nagbubunga ng marami. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya naisulat ni Pedro ng ikalawang sulat. Ngayon, ito ang ngayon, ikalawang sulat na isinusulat ko sa iyo. Ano po? Ikalawang Pedro, para ano po daw? Ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip. Yung unang Pedro lang hindi sapat. Kailangan itong ulitin. Pangalawang Pedro. Kaya yung Bible seminar, isang beses hindi sapat. Tama po? Ligtas naman ako, pakikailangan Bible seminar. Ganun po. Kaya tandaan niyo po ba yung lahat ng narinig niyo, yung lahat ng matutunan niyo sa Bible seminar? Tandaan niyo po ba? Itas na yung kamay. May exam tayo. Tingnan natin yung grado niyo. Umattend ako sa Bible seminar mga 100 beses. Okay, may exam tayo. Tandaan niyo po ba lahat? So, dapat magpapagumpa pa tayo, tayo ay tao lang, hindi tayo Diyos. Dapat ano po, palaging isip, yung Bible seminar, mga pastor din po, palagi silang maghanda. Ay, siya mismo mag-conduct ng Bible seminar naman, palagi silang tingnan-tingnan, palaging ano. Kasi tao lang tayo, tao lang tayo. Tama po ba? Tama po, gamitin natin yung ating katawan, ating puso, isip para sa Panginoon. Gamitin natin ito araw-araw. Kung nasa mga labi, if the word of God was on the king's lip, translate from Korean version, ang kanyang bibig sa paghator ay hindi makakamali. Sa bibig tao, ibig sabihin, recitation, memory verse. Ano po? Memory verse po, ano? Recitation ay importante. Kaya sa panibagong taon, lahat tayo mahusay sa recitation. Ayaw nyo po? Gusto nyo po? Gusto. Gusto kong naging mahusay sa recitation ng Bible verse. Itas ng kamay? Gusto. Meron ayaw pa. Pastor, hindi ko na kaya. Matanda na ako. Basta subukan. Paulit. Okay po, 19 yan po. Sa Korea, meron pong 90 years old sa nakita ko yung TV program. Siya pa ay 90 years old. 90 years old. Isang lolo. Nagsimula siya ng mag-aral ng English. Nang 90 years old. Tapos naging marunong siya sa English. Nagsimulan mag-aral ng computer. 90 years old. Naging mahusay siya sa computer ng 90 years old. Kaya, matanda na ako, Pastor, hindi ko kaya. Wag na po, wag na. Eh? Sino pang mahigit sa 90 years old ngayon? Yung edad nyo? 90 plus? Wala po. Ang buti, wala. Okay. Sige po. Faithfulness. Kaya faithfulness sa... yung pananampalataya sa Chinese letter, yung Chinese letter may kahulugan. Ito pang pananampalataya. Ibig sabihin ito, tao? Mukhang tao ba siya? Ibig sabihin ito, salita. Ito palagatasan, bibig. May lumabas mula sa bibig. Kaya ito po ay salita daw. Nang ang tao ay tumanggap ng kanyang salita, ibig sabihin pananampalataya. Okay? Yung Chinese letter ay nagawa na halos 2000 BC, BC 2000, na sa panahon ng Tore ng Babel. Kaya yung mga kahulugan, medyo malapit sa yung mga talata, storya sa Bible. Gaya ng alam nyo, yung ano, Noah's Ark, yung arko, no? Limang tao ay sumakay sa isang barko. Ito pa malaking barko daw. Bakit limang tao lang? Bakit kung limang tao lang sumakay, ito malaking barko na? Kasi dahil sa yung Noah story. Basta, faithfulness,
Ibig sabihin ito, puso, mukhang puso ba ito, yung itsura ng heart? Tapos, ibig sabihin ito, sa ginna. Ginna ng puso. Yung salita ay, tama ba? Yung salita ay, ano po? Ito naman, yung salita, tama po ba? Tapos ito pa ay realization, or workout. Workout his word in the middle of the heart. Okay? Sa gina ng puso, dapat ilagay ng yung ating salita, and then, tapos ito pa ay dapat natin sundin. Yung pang ano, faithfulness. Kaya ito pa ay kailangan para sundin ang kanyang kalooban. Dapat may handang puso, dapat alisin natin yung mga hadlangan. O araw-araw, dapat natin mahandle ng yung mga hadlangan palagi. Itabi natin yung mga hadlangan. Tapos, tuloy-tuloy po tayo sa ating takpuhin. In order to obey well, ano po? Not partial but full obedience. Yung pang ating target dapat, no? Kaya Saul naman po, sinabi ng Diyos, umalis ka na. Lipulin mo yung Amalek, inyong lubos na wasakin ang lahat nilang pag-ari. Huwag kang makitira sa kanila, kundi patay mo ang lalaki, babae, lahat. Kamelyo, asno. Yung Amalekita, ito pa ay masamang grupo. Kaya iniutos ng Diyos si Haring Saul, patay mo ito lahat, alisin mo ito lahat. Lahat. Pero ano pang nangyari? Pinapatay niya lahat? Hindi. Ngunit itinira si Saul, ang taong bayan, si Agad, ang pinakamabuti sa mga tupa, ang mga baka, mga iba-iba. Pinapatay niya, pero yung mga mababang klase, tapos yung mga agak, yung hari, tsaka yung mga mabubuting mga klaseng mga ari-arian, mga hayop, hindi niya pinapatay. Okay, naintindihan po? So, hindi nila ganap na pinuksan ng mga ito. Lahat ng bagay na hamak, walang halaga, ganap nilang winasak. Pero yung mga iba, mahalagang bagay, hindi nila alisin, hindi nila inalis, hindi nila sirain, tinatago pa. Kaya galit ang Diyos. Yung lason nila, ano po, sabi ni, kaya isinugo ng Diyos si Propetang Samuel para sawain ni Saul, pero sabi niya, aking sinunod ang tining ng Panginoon. Sumunod daw siya. Pinapatay daw. Pero hindi lahat lang. Anong dahilan? Ngunit ang taong bayan, kumuha ng mula sa mga samsam, mga tupa, mga baka, ang mga pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihandog sa Panginoon mong Diyos. Ano pang dahilan po? Yung dahilan nila ay mabuti upang ihandok daw yung mga hayo, mga ano, mabuting bagay. Kaya kinuha niya daw yung mga mabubuting bagay lang. Hindi nila pinatay daw yung magandang klaseng hayop, mga ilan. Naintindihan po? Kaya yung ginawa nila, tama po ba hindi? Bakit po hindi? Ay, mabuti naman ito para sa handok daw, para sa Panginoon. Tama po? Hindi kaya ito? Eh, sobrang stricto. Para sa handok naman daw ng Diyos. Pinapatay nila halos lahat. Konti lang naman. Masyadong stricto. Tama po ba hindi? Para tapusin natin ng maaga. Tama po ba hindi? Ha? Ano po? Mali. Mali po. Kung sinabi nyo tama, ano na, matatagal na yun, ito. Mali. Tama po. Bakit ito mali? Hindi po yung utos ng Diyos. Ha? Tama po. Ay, sayang naman.
Bakit ito sayang? Kailangan patay naman. Yung handok naman, kung gusto nila ihandok yung mga hayo, ano po? Galing sa kanila. Kukunin nila, dapat kukunin nila yung hayop galing sa kanila, hindi galing dito. Hindi so ito sa kanila yon. Ito pa sa Diyos. Lahat ng bagay sa Amalekita, sa Diyos. Sabi ng Diyos, patay mo ito lahat. Kung kailangan ninyong ihandok mga bagay-bagay, kunin mo yung mga hayop sa inyong bahay. Yon ang pagsunod. Ang Panginoon kaya may malaking kasiyahan sa mga handok na sinusunok mga alay. Gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Hindi po, hindi. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Kaya full obedience, yung pang mas importante. Tapos, kung ganun, ibigin mo ang Diyos higit kaysa lahat. So, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos sa inyong buong puso, inyong buong kaluluwa, buong lakas. Hindi bahagi lang. Simon, Nanang Yehuwa, minamahal mo ba ako? Nang higis sa mga ito. Higis sa mga ito. Yung pangpunto. Kaya po, okay. Susunod na lang po. Then tapos, kailangan natin maunawin yung kalooban ng Diyos ng maigi. Para sumunod tayo sa kanyang kalooban. Sapagkat, kung naunawan nila, hindi sana nila ipinako sa cross ng Panginoon daw. Yung mga relihiyoso, mga eskriba, pari, sabi, sumigaw sila, ipako siya sa cross. Bakit ito nangyari? Dahil hindi pa talaga naintindihan o naunawaan ang sinabi ng Bible, kung sino po si Jesus tungkol sa Messiah, yung pakuna nila ay malabo. Kaya kung naunan po nila, hindi sana nila ipako sa cross ng Panginoon ng kaluwalhatian. Ibig sabihin, isa pang malaking dahilan ay hindi talaga nilang maunawaan yung sinabi ng Bible. Kaya bilang ligtas, bilang Kristiyano din po, paminsan, paki hindi tayo sumuno sa Kanya, kasi hindi alam eh. Hindi alam kung ano pang kalooban ng Diyos. Kulang. Kakulangan sa kaalaman. Ito pa ay dahil dito, nawawasak tayo yung bayan. Kakulangan sa kaalaman tungkol sa Kanyang kalooban. Kaya sa panibang taon, kanina yung meditation, tapos pagbabasa ng Bible, yung pakikinig, kung may meron po tayong kayong tanong, magtatanong kayo sa inyong pastor para mauna nyo kung ano po ang kalooban ng Diyos, may counseling, para mauna po natin kung ano po ang kalooban ng Diyos ng mas maigi. Okay. Kaya, mga awit 1, 2, verse 2, kunti na sa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, nakbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan, siya po ay, gaya ng isang punong kahoy daw po, sa itatanim sa tabi ng agos ng tubig, nakbubunga ng marami. Magbulay-bulay tayo araw at gabi. Para ano po? Naunaan mo ba ang binabasa nyo? Para maunaan po natin ang kalooban ng Diyos. Para ano po? Para sundin natin ang kanyang kalooban na hindi pa ito nangyari sa ating buhay. Kaya, meron akong pagsunod, ganito. Pero hindi pa lubos naman yung ating pagsunod sa kanya. Tama po ba? Naintindihan po? Hindi pa lubos naman yung ating pagsunod. Tama po ba? Hindi po. Lubos na po yung pagsunod nyo? Hindi pa po. Tama po. Bakit walang sagot? Hindi nyo naintindihan yung sagot, yung tanong ko po, hindi pa lubos yung ating pagsunod sa kanya. Tama po ba? Kaya po, bakit po, yung isa pang dahilan, meron pong mga bagay-bagay na hindi pa natin alam o nang detalyado. Kaya po, una, ano po,
Yung full obedience, yung pang-target natin, hindi tapos dapat ibigin natin ang Panginoon higit sa lahat, dapat maunan po natin ang kalooban ng Diyos mas maigi, tapos yung pananampalataya natin dapat mas malakas, dapat para dito, dapat may pagtitiwala sa Panginoon na may magpapagumpa pang loob. Si Pedro ay nagiging alagan ng Panginoon Jesus. Bakit po? Sa isang araw nang dumating ang Panginoon Jesus, tapos nag-sermon siya ng, sa umaga, bago si Jesus ay dumating sa kanila, sa buong magtamag, mangiista po sila. Sa buong magtamag, pumunta sila sa dagat, pero walang nahuli. E tapos sinabi ng Panginoon Jesus, punta ka sa malalim ng lugar. Pagkatapos ng sermon. Kaya sabi ni Pedro, sumagot si Simon, guro sa buong magtamag, nagpakapagod kami, wala kaming nahuli. Sa buong magtamag, wala kaming nahuli. Buong magtamag. Bihira po ito, kahit konti, sana mahuli. Wala daw, pagod pa. Pero sabi ng isang anak ng kapentero, hindi siya mangista naman, punta ka sa malalim na lugar. Common sense po ito, kung sa punta tayo sa malalim na lugar, malalim na dagat, mas mahirap po sa ano po, yung fishing, no? Pangista mas mahirap po kasi malalim kasi, walang masyadong mga ano po, yung mga ista doon. Pero sabi niya, subalit dahil sa inyong salita ay ihulog ko ang mga lambak. Nang nagawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming ista. Halos masira ang kanilang mga lambak. Kanina naman, wala. Ngayon naman, dami na dami. Bakit ito pa nangyari? Bakit ito? Tanya naman, bakit wala? Ngayon naman, marami. Bakit marami? Kanina, iniutos ng Diyos ang lahat ng ista doon sa dagat. Alis ka na lahat. Alis ka na. Doon ka na sa ibang lugar. Eh, walang ista doon. Kaya kahit masipak sila, walang nahuli. Ngayon naman, oh, balik na lang lahat ng ista. Punta kayo kay Pedro, lahat. Kaya sumunod naman yung mga ista. Pumunta sila sa lambak ng, ano po, lahat. Pumunta sila sa lambak ng Pedro. Kaya maraming nahuli. Paksunod. Kaya subalit, dahil sa inyong salita, ihulo ko ang mga lambak, paksunotin. Dahil dito, maraming mahuli. Kaya sa susunod na verse naman po, magkaroon sila ng takot daw. Hindi sila masaya. Kasi hindi nila nakita yung ganitong bagay. Nasira na yung lambak. Nakita nila yung napakaraming ista, magkaroon sila ng takot. Ano ba ito? Hindi po ito nangyari sa buong buhay nila bilang isang mangiista. Sa panahon yun, i-surrender nila, nag-surrender nila lahat, and tapos sumunod sila sa Panginoon. Kaya yung pananampalataya, dahil sa inyong salita, kahit hindi po ito tama sa mata ng tao, hindi po ito maaari naman, iuloko ang inyong lambak. Kaya po, yung ating, yung pananampalataya, ano pang naging hadlangan sa ating Kristiyanong pamumuhay? Kaya po, sa pagsunod, pananampalataya na maliit. Pananampalataya na maliit. Yung problema. No? Wine from water. So, ano pang nangyari? Ubos na daw yung alak sa kasalan. Kaya sinabi ni iniutos ni Jesus, punuin mo ang tubig na mga tapayan. Tapayang bato, tubig. And then kumuha kayo ngayon, tapos inyong dalhin sa pinuno ng handaan. Ito pang utos ni Jesus sa mga tanod doon, mga tanod, natangka sila, bakit tubig? Bakit kailangan dalhin yung tubig sa mga busko? Kung dadalhin namin yung tubig sa busko, siguro nagagalik siya. Ano ba ito? Bakit tinala niyo yung tubig? Kung inisip natin, bakit kailangan ito? Kung hindi nila
sinunod ang sinabi ng Jesus, walang mangyayari. Walang mangyayari. Punoy ninyo ang tubig, ang tapayan. Kumuha kayo ngayon, dalhin mo ito. Nang sumunod sila talaga, ano pang nangyari? Yung tubig ay naging alak. Kaya, kung unahin natin ang sinabi ng Bible, narasan po natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya na Mateo chapter 6, verse 33, hanapin mo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Kung ganon, yung mga kinakailangan pawang, idirekta sa inyo. Tama po ba? Hanapin mo muna, ano po yon? Ang kanyang kaharian. Unahin mo ang kanyang kaharian. Unahin mo ang kanyang kalooban. Unahin mo ang ministry ng Diyos. Kung ganon, yung mga kinakailangan pawang, idirekta sa inyo. Kaya po, yung ating pagsunod, importante. Lazaro naman, binuhay ng Diyos. Pero sa libingan, meron pong isang bato. Mayroon isang bato nakatakip doon. Sabi ng Panginoon Jesus, alisin niyo ang batong ito. Ay, bakit po? Panginoon, nangaamoy na. Nangaamoy na siya kasi apat na araw na siya namatay. Nangaamoy na, huwag na po. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi ba siya sinabi ko sa iyo na ikaw ay sasampalataya, nakikita mo ang kaluhatian ng Diyos. Kaya inalis nila ang batong ito. Si Jesus ay makapangyarihan Diyos, kaya niyang alisin yung batong ito. Tama po ba? Kaya niyang alisin, kayang-kaya pa rin sa pangitan ng lindor. Nang siya po ay binuhay, nang siya po ay mabuhay mula sa kamatayan, siya mismo ang nakalis ng bato sa libingan niya, sa liyungip. Ngayon naman, bakit kailangan tulong ng tao? Hindi po ito tulong, paksunod. Anong paksunod? Galing sa pananampalataya. Panginoon, nangaamoy na siya. Hindi pa sinapa. Kung ikaw ay sasampalataya, nakikita po ang kanyang kaluwalhatian. Kaya inalis nila yung bato, yung Lazaro ay mabuhay na pa ulit. Kaya po yung ating pagtitiwala sa kanya, yung pananampalataya, ano po, dapat malakihan natin yung ating pananampalataya. Kayang-kaya pa rin naman po, bakit po, ang Diyos ay makapangyarihan naman. Kaya natin malakihan yung ating pananampalataya na walang hangganan dahil ang Diyos ay walang hanggan. Tapos enough fellowship, counseling. Paminsan, kulang po yung fellowship. Kulang po yung prayer. Basta kanina, tao lang po tayo. Kahit kailangan yung fellowship. Paminsan, medyo komplikado yung pagsubok. Medyo hindi madaling malutas yung problema. Ano po? Kung ganun, kailangan fellowship po, counseling, ano po? Prayer. Tapos humita tayo ng tulong sa Diyos. Kahit sino man, ganito naman po. Kaya nang isinugo ng Diyos ang kanyang alagad, dala-dalawa po sila, dala-dalawa. Sabi ng Panginoon Jesus, kung saan sila makatipon o dalawa o tatlo para sa kanyang pangalan, naroon ako sa gina nila. Kaya, yung fellowship, yung iglesia ay napakahalaga. Dapat actively, dapat mag-participate tayo sa mga fellowship ministry ng mabuti. Counseling, kaya regularly, may counseling kayo, may fellowship kayo. Dapat, tapos, para surin yung ating buhay, para makaroon tayo ng yung tamang direksyon. So, enough fellowship, yung pang kailangan. Kung marami na yung fellowship, marami na yung counseling, mas madali po ito. Prayer din po. Kaya sabi dito, Santiago chapter 1, verse 2 hanggang 7, nakikita na po ba ito? Medyo maliit lang, no? Konti. Basahin po natin, verse 2 hanggang 5, verse 2 hanggang 6. Okay, mga kapatid ko, itunin ninyong buong kagalakan kapag kayo magharap sa sari-saring pagsubok.
Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang inyong haya ng malubos ang pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging saktay at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung ang sinuman sa iyo ay makukulang ng karunungan, humisya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat, hindi manunumbat na iyon ay ibinibigay sa Kanya. Ngunit humiis siya ng may pananampalataya na walang pag-alinlangan. Sapagkat ang nakalinlangan na katulad ng mga alon sa dagat na hinihipan at ipinapatpat ng hangin, sapagkat ang taong ito ay hindi dapat makala, siya ay tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Okay po. Pagsubok. Yan ang tinutukoy natin kanina lahat. Pagsubok, pagtitiis. Kaya ito pang nangyari, sa panibagong taon din po, hindi kaya natin iwasan yung mga pagsubok. Panginoon, meron akong prayer request. Ano ba? Sana, Panginoon, alisin mo yung lahat ng pagsubok sa ating buhay. Tatanggapin niya yung ganitong panalangin? Hindi po. Yung panalangin natin dapat nakabase sa Kanyang kalooban. Tama po ba? Kung manalangin tayo sa ayon sa Kanyang kalooban, so sigurado tayo o magkaroon ng sagot mula sa Diyos. Kayong pagsubok naman hindi kaya natin alisin. Araw-araw meron pong pagsubok na maliit o malaki. Kung nang dumating na yung pagsubok, ano daw po? Ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y maharap sa saring-saring pagsubok. Dapat, kung dumating na yung pagsubok, dapat magalak tayo daw. Magagalak tayo. Dapat masaya tayo. Bakit po? Meron pong purpose ng Diyos na mabuti para sa atin sa maliit na pagsubok ito. Meron pong mahalagang lesson na kailangan natin matutunan. Meron pong mga bagay na pwedeng sa pamamagitan nito, kaya natin luwahatin ang kanyang pangalan. Kaya meron pong mabuting mga purpose dito. Kaya dapat magalak tayo. Masaya, dapat maging masaya po tayo. Yung pang sinabi ng Bible. And tapos, malalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya na ganito, nagbubunga ng pagtitiis. Kung ganun, kaisa sa pagsubok, magkaroon tayo ng mga pagtsatsaga, pagtitiis, na hindi katulad ng iba, inyong haya ng malubos ng pagtitiis ng gawa nito, tayo pa'y naging saktar, ganap tao po. Kaya araw-araw po, hindi isang beses lang, kung ang sino man sa iyo makukulang ng karunungan, kaya po humisya sa Diyos. Ano po, prayer po ito, no? Nagbibigay ng sagana sa lahat and fellowship. Prayer din fellowship po ito, kasama ng Diyos. Fellowship kasama ng kapatiran, dahil sabi ng Diyos, naroon ako sa gina nila. Mga counseling din po. Kaya dapat doon tayo, tuloy-tuloy. Pero kung humisya na may pananampalataya na walang pag-alinlangan, sapagkat ang nakalinlangan katulad ng alon, ibig sabihin, kung meron po tayong mga pagtududa, pag-alinlangan, na kahit kunti, so yung pang nagiging problema sa ating buhay. Kaya meron pong dalawang Kristiyano, na nanalangin sa Diyos. Nanalangin sa Diyos. Dalawa sila ligtas. Kaya may sinabi niya din po, kunwari parehas yung sinabi niya sa Diyos, parehas. Parehong topic, lahat parehas.
Pero iba ang reaction ng Diyos. Parehas naman, iba ang reaction. Parehong situation, lahat, parehas. Pero iba ang reaction. Ano pang kaiban sa pagitan nila? Nang nakita ng Diyos yung puso nila, nakita ng Diyos yung puso nila, may pagdududa. Sa puso niya, walang pagdududa. Ano po? So, kaninong panalangin ay sasagutin ng Diyos, A o B? Ah, A po. Kunti lang naman eh. A lang. Kasi kailangan itong alisin eh. Sige, A muna. B, okay, pero hintay muna. Ayusin mo po ito. Manalangin ako naman sa Diyos. Hindi siya nasagod daw. Tingnan natin yung ating puso. Kaya sapaka hindi kayo humihingi, kayo'y wala. Bakit po? Sapaka hindi kayo humihingi ng mabuti mula sa taiptit na puso, kayo'y maging handa manalangin upang hindi kayo madaik sa tukso. Kaya po, kung walang tulong ng Diyos, ibig sabihin, ano po, ang laman ay mahina naman. Mahina sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kaya maging handa ay manalangin. Manalangin kayo ng walang pati sa Espiritu Santo upang hindi kayo madaik ng tukso. Kaya po, upang lampasan yung mga tukso, upang lampasan yung mga pagsubok, yung ating panalangin po ay napakahalaga. Manalangin kayong walang patid. Ito din po ay utos ng Diyos. Ito dapat natin sundin. Manalangin tayo ng walang patid. Tapos, evaluation, repentance, and restoration. Gaya ng alam ninyo, kailangan natin itong suriin. Palagi, check. Ano po, kumusta yung Christian ng pamumuhay ko ngayon week, ngayon buwan? Kaya kung meron po kayong New Year resolution, yung pang isa pang mabuting pakinabang. Kasi yung pang nagiging, ano po, yung pamantayan upang i-evaluate yung ating Christian ng pamumuhay natin. Kaya kumpara sa noong taon, ngayon taon, na bagong taon, kung meron po tayong improvement, sana malaki na, ito pa ay kalugot-lugot sa Diyos. Yung past ay past na. Ang importante mula sa ngayon. Tama po. Kung mabuti, mabuti. Kung hindi mabuti, mabuti. Basta past ay past. Ngayon, mula sa ngayon, yung pang importante. Yung pagsunod natin, ano po, mula sa ngayon. Tapos, lalong-lalo na, ngayon araw. So, meron pong mga area for evidence to God. Kayo'y lumalakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakalugos sa Kanya. Namunga sa bawat gawang mabuti. Bawat gawang mabuti. Lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Bawat gawa, bawat area. So, kaya ganitong bagay naman po, pwede kayong magbulay-bulay sa Bible, ano pa ang kailangan bagay. And then, tapos, mga ganitong detalyadong bagay naman, gaya ng tinutukoy namin kanina, kailangan po yung counseling, yung fellowship, yung prayer. Hindi kaya natin ito sabihin lahat-lahat kasi siguro may iba-iba ang sitwasyon ninyo. Church, working place, school, home, fellowship, ministry, evangelism, offering. Offering naman kahapon, pinarampo natin yung offering. Ano po? Kung hindi pa kayo nak-tice sa ngayon taon, sa panibagong taon, nak-tice po tayo talaga. Kung meron pong ibinigay ng Diyos, mga 100, yung 10, ito pa para sa ministry po ito. Kasi yung pang purpose na ating buhay, bakit nandito pa rin tayo, para sa ano po? Wala na iba.
Kasi ligtas naman tayo, kaya siyempre bukas, pwede tayong pumunta sa langit. Panginoon, kunin mo ako bukas. Pagod na ako dito. Pwede naman. Pero dito pa rin tayo kasi may purpose. Kaya para purpose na ito, may ibinigay ng Diyos. Tapos, lalong-lalo yung 10% para sa ministry ng direkta ng inyong iglesia, ng inyong yung ministry sa inyong iglesia. Kaya dapat walang kulang sa ministry ng inyong iglesia, dapat kasi may ibinigay ng Diyos para sa ministry na ito. Kaya ano pang trabaho natin? Padala, padala. Padala po. Oh, okay po, padala. Padala lang po ito, padala. Ha? LBC po, LBC, padala. So, prayer. Dapat manalangin tayo palagi. Heart. Yung puso natin dapat suriin. Meron po bang mga hindi kalugot-lugot sa Diyos? At tapos, kung meron pong mga kasalanan na ginagawa natin, paminsan-minsan, ito, ngayon taon, dapat alisin ko ito lahat. Kaya, while praying earnestly, please make your own list what specifically you need to do in order to obey to obedience to His will for next New Year, okay? Kung mas detalyado, specific, mas mabuti po ito. May goal tayo. I press toward the goal. May goal tayo. May specific goal. Kaya po, yung goal naman dapat specific, measurable, attainable, relevant, time-bound daw. Kaya tinatawag ito, SMART. SMART daw. S-M-A-R-T. SMART daw. And taking action plan, re-evaluate. Kaya pagsunod naman, may, dapat may plano. Dapat may goal na specific. Kaya sa karaniwang cases, ayon sa research nila, konting tao lang makaroon, meron silang specific goal daw sa kanilang buhay. Ako, ito dapat tuparin ko. Ganitong mga specific goals na walang konting tao lang gumagawa daw ng ganitong specific goals sa buong mundo. Pero tayo naman po, kung ligtas na po tayo, lahat tayo dapat gagawa ng ano, mga detail, yung specific goal para sa Panginoon. Kaya ayon sa matutunan natin, unang session, pangalawang session, pangatulong session, yung apat na session naman, ano po, paano ito isa buhay? Ano pang hadlangan? Paano ito alisin? Paano ito tuparin ng mas mabuti? Kaya sa huli naman, New Year's goal, resolution, ayon sa yung New Year's goal, kada buwan, ano pang kada araw, kada linggo, ano pang kailangan gawin, dapat meron po kayong sulat sa inyong sarili. Sulat. Kasama ng Bible verses para pagbulay-bulay. And detail, clear goal plan. Hindi ako sumuntok ng, hindi gaya ng sumuntok sa hangin. Dapat malinaw na. Tapos, ano pang kailangan gawin ngayon araw? Ngayon araw. Today, now is critical and crucial in the Bible. Hebrews chapter 3, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit, magpayuhan kayo sa isa-isa araw. Habang ito ay tinatawag na ngayon, upang walang sinuman sa inyo ang papak matigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Daya, daya. Yung katangian ni Satanas, yung tukso ni Satan, daya po, daya. Hindi po ito katotohanan. Ginawa nila yung mga pekeng mundo sa gadget. Pekeng mundo. Mga kasiyahan, magkamundong kasiyahan na peke. Kaya nasisira yung utak ng tao. Ng addiction, no? Kaya lahat ng tao nasisira sa bandang huli, yung puso nila, isip nila, yung pang nangyari sa 7 years tribulation. So habang ito ay tinatawag na ngayon, ngayon po ang importante, upang walang sinuman sa iyo pagmamatigasin na paging mataya ang kasalanan. Kaya, Ikalawang Korinto chapter 6, verse 2.
Basahin ko po. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita. Tinutulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kaya meron po tayong limang session pa rin naman. Pero pang limang session ay importante. Para dito, meron po tayong mga session para sa pagsisisi nila. Pero yung panglimang session, yung gospel, ngayon na ang araw ng kaligtasan, no? Sa ating Kristiyan ng pamumuhay din, ngayon na ang importante. Ano pang kaya nang gawin? Malaking, magandang goal, maraming plano. Pero ngayon naman, wala. Plano lang, palagi plano lang. Ngayon naman, wala. Ang ganda lang yung plano. Walang paksuno sa araw, ngayon. Ngayon po, ngayon. Kung gano'n, ngayon araw, ano pang kailangan gawin? Ngayon araw, 24 hours lang, hindi maraming mga bagay na kaya natin gawin. Pero kahit papano, ayon sa yung goal natin, gaya ng kanina, ano po, pagong, unti-unti. Tuloy-tuloy. Kaya yung mga, ano po, tinapay mula sa langit na ibinigay ng Diyos sa loob ng kampo ng Israel. Ilang beses na ibinigay ng Diyos para sa kanila? Ilang beses po? Araw-araw. Araw-araw. Dapat lumabas sila sa umaga. Dapat kunin nila ito. Ano po? Kung sila ay lalakad ayon sa kanyang aking kautusan o hindi, gusto niyang nakita daw. Ito timpo ay pagsunod. Araw-araw, kinuha nila yung manna, tinapay muha sa langit. Araw-araw, pagpapasa ng Bible, prayer, evangelism, kahit anuman. Kaya dati po, meron isang tanyang na Kristiyano na yung target niya, dapat isang araw, isang kaluluwa, dapat kinausap niya daw tungkol sa Diyos para sa evangelism. Isang kaluluwa, isang araw. Kaya isang araw, pagod na siya, nasa higaan na po siya. Tapos nagula siya, ngayon na ro, hindi ko, walang tao na kinausap ko tungkol sa Diyos. Kaya bumangon siya sa gabing-gabi na umalis, lumabas siya sa, para tingnan-tingnan yung mga tao, tapos nang nakita niya yung isang tao na nagsimula siyang nakausap tungkol sa Diyos. So isang kaluluwa, isang araw. Sa kanya po, basta, ganun po, araw-araw sa templo, sa mga bahay-bahay. Kaya po, ano po ang tukso ni Satanas? So, ano po? Let's do it tomorrow. Ngayon araw, pahinga na lang. Upos na yung oras nyo. Busy naman kayo. Bukas na lang. So, magkaroon sila ng mga pagtitipon daw. Paano gambalain ang pamumuhay ng mga Kristiyano? Kailangan daw yung pag-uusik ng malakas. Kailangan daw yung maraming pagsubo na kailangan. Ganun ba? Maraming mga usapan, maraming mga idea. And then, tapos isang mga medyo mukhang matalinong demonyo ay tumayo, sabi niya, meron akong isa pang idea. Ano? Ilagay natin yung ganitong isip sa mga bang Kristiyano. Ano po yon? Let's do it tomorrow. Very good idea. So, kaya siya po ang winner sa contest. Let's do it tomorrow. Ngayon araw na lang po. Ngayon araw. May ipagkakataon pa rin naman. Tama po ba? Naintindihan po. Ngayon araw, maraming mga bangay na kaya niyong tuparin. O mamaya, pagkatapos na yung Lord's Supper, meron pong mga paklilinis, meron pong mga offering box pa, meron pong mga pagsaserve. Maraming kayang gawin. Meron pong oras para sa panalangin, meron pong mga Tapos, gagawa tayo ng New Year's resolution, pwede tayong mag-fellowship. Good priority rules, big stone to send. Important but not urgent things.
Importante naman ito, pero hindi po ito ma-urgent. Kung ganun, paminsan, ini-ignore po namin, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ang kanyang kaluwalhatian. Muna. Good priority rules. Kaya siguro narinig po yung ganitong bagay, dati pa. Ito po mga bato. Ito po mga maliit na bato. Ito po mga buhangin po, buhangin. Gusto nilang punoy nito sa tubig. Para dito, gusto nilang ilagay lahat. Gusto nila ilagay sa lahat muna dito, tapos gusto nilang punoy ng tubig. Kaya, 1, 2, 3. Ano ang dapat ilagay na muna sa basong ito? Number 1, number 2, number 3. Number? Ano po? Number? Number 1, itas ng kamay. Okay. Number 2, itas ng kamay. Number 3. Okay, meron pong number 3 din po. Kaya ito pang mga eksperimento, no? Tama po. Ito dapat ilagay muna. Ito. Tapos sa susunod na ito. Kung gano'n, ito pa'y pumapasok sa konting lugar na ito. Tapos sa susunod, yung mga maliliit. Kasi marami pa yung space. Kaya yung buhangin dito sila, mga hanggang dito lang yung buhangin. Hindi kailang maraming space. Yung pwedeng ilagay ng tubig pa. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya yung focus natin, mga urgent. Ngayon, meron pong urgent. Meron pong urgent. Oh, yung kailangan. Importante, tapos urgent pa. Oh, yung kailangan tapusin. Ano po? Kailangan tapusin po yung pag-ayos ng yung water pump. Ay, urgent pa rin naman po. Importante pa rin. Tama po ba? Meron pong urgent, pero hindi masyadong importante pa. Importante din, pero medyo konting ano po. Pero meron pong importante, pero hindi urgent. Yun ang malaking bato. Prayer, parang hindi urgent. Prayer po, parang hindi urgent. Mga fellowship, parang hindi urgent. Pagbulay-bulay, parang hindi po ito urgent. Pero importante po ito. Tama po? Importante. Dapat hindi natin nakalimutan mga bagay na pinaka-importante sa ating Kristiyanong pamumuhay. Okay po? Mga evangelism, ito pang mga ano po, mga prayer, leaflet, prayer request, visit, mabuting gawa sa ating buhay para sa evangelism. Ano pang kailangan natin gawin? Mga example lang po ito, sample. Tapos mga each local church, meron po silang mga goals, na New Year goals. Dapat ninyong malaman kung ano pang goals sa inyong bawat local church para tuparin ito ng sabay-sabay. So, lumalago tayo, hindi mag-isa, kundi kasama ng iglesia dahil tayo po ay bahagi ng katawan ng Panginoon Jesus, tayo pa ay naging bahagi ng fellowship. Yung ating pag-unawa sa iglesia ay mahalaga. Ngayon araw naman, ngayon new retreat naman, wala naman masyadong yung tungkol sa mga church, ano-ano, pero meron pong mga matutunan na ano pang kailangan gawin sa loob ng church. Pag-ibig, pagpagumpaba, yung sakripisyo. Siyempre, dapat manatili tayo sa iglesia kahit papano, kahit sa anumang pagsubok. Hanggang kailan po? Isang buwan lang? Dalawang buwan lang? Hindi. Hanggang sa kanyang? Pagdating, medyo malapit na po, kaya magtitiis po tayo. Tsaka-tsaka lang po.
Kaya gagawa tayo ng yung ganitong course ng detalyado. Okay po, naintindihan po. Yan ang inyong sariling gawa. Hindi ko ito gawa ko. Meron akong aking sariling goal. Kayo din, lahat. Tama po ba? Naintindihan po. Kaya mag-review tayo konti. So ano po ang... Pagsunod. Pakikinig muna. Pakikinig ng mabuti. Tama po. Pakihin tayo. O, yung pang practical topic, kahit malaman po natin, kahit maunan po natin kung anong pag-ibig, ano pang pagkabumpaba, ano pang sakripisyo, kung hindi ito ginawa, isa buhay, walang kabuluhan. Tapos, yung pagsunod natin, obligado ba o free will lang? Yung free will, ibinigay ng Diyos upang sundin, upang gumagaw ng mabuti, hindi gumagaw ng masama. Tapos meron po tayong ibang motibo kaysa ibang tao, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yung katungkulan ng mga pagsunod sa ating Kristiyano ng pamumuhay, bakit kailangan ng ating pagsunod? Kasi makapangyari naman ang Diyos. Dahil yung ating pagsunod na may pananampalataya pag-ibig sa Kanya ay nagiging basehan para gagawa siya ng mas maraming kapangyarihan sa ating buhay para magbibigay siya ng mas saganang biyaya sa atin. Kaya yung ating pagsunod naman, ito pa ay isang mahalagang chance. Kaya meron po tayong hangarin upang sundin ang kanyang kalooban dahil tinanggal natin yung kanyang dakilang biyaya sa ating puso. Kaya nagsimula tayo ng umibig sa kanya. Kaya sa pangitan ng pagsunod, sa bandang huli, kaya natin luwahatin ang kanyang pangalan. Sa bandang huli, magbubuhan tayo ng marami. Sa bandang huli, magkaroon tayo ng mga pagkataon upang iligtas ang mga kaluluwa. Mas maraming pagkataon. Tapos yung pagsunod naman, hindi sa mabuting panahon lang, kundi sa masamang panahon. Gaya ng temptation, pagsubok, mga testing, kahit disiplina. Kaya hindi kaya natin yung iwasan yung mga pagsubok. Kung walang pagsubok, walang gantimpala. So, ano pang hadlangan sa ating Kristiyanong pamumuhay para naging masunuring anak tayo ng Diyos? Yung pang tinutukoy natin, yung mga laman, tapos yung mga, ano po, yung kapaligiran na dapat natin iwasan, tapos yung mga ating puso, yung palalong diwa, yung takot, yung katamaran, ano po. Kaya meditation, restation ang kailangan. Kaya in order to obey well, hindi naman yung bahagi lang, kundi sa ating buong puso, buong buhay. So, kailangan natin sundin ang kanyang kalooban ng lubos. So, yung pang-target natin, kaya dapat ibigin natin ang Diyos ng higikay sa lahat. Yung puso natin kailangan handa. Yung puso natin dapat may puspos ng kanyang kalooban. Dapat malakihan natin yung ating pananampalataya. Tapos, dapat manatili tayo sa fellowship ng maigi. Ang prayer po ay importante. Kaya may detalyado tayo sa ating goal. Dapat meron po tayong goal na sa ating mo notebook, mo kung laptop po, ano-ano. Dapat meron po tayong goal. Mas maganda sa paper po. Mas maganda daw yung sa paper. Sa halimtang digital gadget. So mas yung goal na yun, dapat detalyado. Kaya dapat detalyado, tapos na ba ito o hindi pa, no? Tapos ngayon ang importante. Ngayon, araw-araw ang importante. Yung priority sa ngayon araw, dapat tama po yung ating priority. Para sa evangelism, ngayon araw ano pang kailangan? Prayer, kung prayer. Ano? So, tapos meron pong mga local church goals po. Ito dapat ano po natin isipan ng mabuti para tuparin ang goal ng iglesia ng bawat lugar upang luwahatin ang Panginoong Diyos. Okay, naintindihan niyo po?
Malinaw po? Okay, kaya ngayon topic hanggang dito po tayo. Tuloy-tuloy naman po tayo sa Lord's Supper. Sa may isik oras lang po, pero siyasatin po natin ang kahulugan ng Lord's Supper. 1 Corinto chapter 11 verse 23 hanggang 25. Sapagkat, basahin po natin, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa iyo. Nang Panginoon Jesus nang gabing siya'y ipinakanulo na dumapot ng tinapay. Nang siya'y magpasalamat, ito ay kanyang pinakputol-putol, sinabi, ito ay aking katawan na pinakputol-putol para sa iyo. Gayon ninyo ito na sa pag-aalala sa akin. Sa ganyan ding paraan, kinuha niya ang kopa pagkatapos ng makapunan. Sinasabi, ako pang ito ay siyang bagong tipa na aking dugo. Gayon ninyo ito tuwing kayo'y iinom ito sa pag-aalala sa akin. Ito pang isang ritual galing sa Panginoon Jesus. Una, hindi po ito galing sa tao, kundi galing sa Panginoon mismo. Tapos ito po ay para sa remembrance, para sa pag-aalala sa Panginoon Jesus. Hindi po ito mga condition o requirement para sa ating kaligtasan, ano? Gaya ng sinabi ng iba. Ito po ang ritual o gawain ng mga ligtas upang purihin ang Panginoon. Nandiyan po. Tapos, ito po ang ginawa ni Jesus. Nang gabing siya ay ipinakanulo na dumapot ng tinapay. Sa gabing, siya ay ipinakulo. Bago siya ipinako sa cross. Nang siya ay magpasalamat. Alam ng Panginoon Jesus, siya pa ay natusas ng cross ng miserable, pero siya ay magpasalamat. Dahil dito, ang kalooban ng Amang Diyos ay matutupad. Tapos dahil dito, maraming kaluluwa ay maliligtas, kaya siya pa ay magpasalamat pa. Ang kanyang pinakputol-putol. Then tapos, ito ay aking katawan na pinakputol-putol para sa iyo. So, yung buong katawan niya ay nasira sa cross nang miserable. Grabe po ang sakit niya. Bakit po? Upang binayaran yung lahat-lahan ng kasalanan sa lahat ng tao, sa buong kasaysayan ng tao, kailangan pong yung grabing sakit. Kasi grabe po ang kasalanan ng tao. Kaya yung sakit niya sa cross ay hindi pangkaraniwa ayon sa talata ng Biblia. Ang kupang ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Sa bandang huli, sa pangitan ng pagtanan ng kanyang dugo sa gina ng matinding parusa, so yung lahat ng ating mga kasalanan ay tinubos na pala. Gawin niyo ito tuwing kayo ay ininom ito sa pag-aalala sa akin. Kaya ito pang utos ng Diyos. Bakit kailangan itong gawin? Ito pang utos ng Diyos. Galing sa Diyos. Para ano po? Para sa pag-aalala sa kanyang malaking pag-ibig o sakripisyo, pagpapagumpapa sa akin. Para sundin natin ito sa ating buhay. Kaya po, ang kopa, ito po ay dugo ng Panginoon Jesus. Tapos, may isang tinapay na tayong marami, isang katawan, sapagkat tayong lahat nag-ibahagi sa isa lamang tinapay. Tapos, buksan po natin ang 1 Corinto, chapter 11. Verse 27 hanggang 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang sinuman kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat,
ay makasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siya sa atin ninyo ang inyong sarili, saka kumain ng tinapay, uminom sa kupa. Verse 29, sapagkat ang sinuman kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang katawan o kumakain ang uminom ng hatol sa kanyang sarili. Kaya bago tayo ay mag-participate sa Lord's Supper na ito, meron pong utos ng Diyos para tayo pa'y naging handa. Siya sa atin ninyo ang inyong sarili. Bago tayo kumain ng tinapay o uminom sa kupang ito. Ano po? Siya sa atin natin yung ating sarili, yung ating puso buhay. Kung meron po tayong mga kasalanan, dapat natin ipahayag ito sa pagkataong ito. Pwede itong nagiging isang mahalagang chance na para minaksisiyan natin yung ating buhay sa ngayon taon para next year naging mas maayos yung ating Kristiyanong pamumuhay. And then, tapos itong yung tinapay naman, isang katawan ng Panginoon Jesus. Isang tinapay. Yung ginawa nila doon sa labas, yung bilok po sila, no? Bilok. Anong tawag? Holy bread ba yan? Hindi ko alam. Hindi ko tandaan. May pangalan nila, no? Tama po. May bilok sila. Parang biscuit, no? Hindi po yun galing sa Bible, no? Sa Bible naman, isang tinapay. Putor mula sa isang tinapay. Dahil ito pa isang katawan. Katawan ng Panginoon Jesus. Tayo po ay naging bahagi ng katawan ng Panginoon Jesus nang tayo pa ay naligtas. Tayo pa ay naging bahagi ng katawan ng Panginoon Jesus. Yung pang nagiging ritual nang kumakain tayo ng yung tinapay ito, naging isang katawan po tayo sa pamamagitan ng isang tinapay. Kaya yung katawan, yung Panginoon Jesus, yung iglesia, siya pang ulo ng iglesia. Kaya tandaan po natin, tayo pa ay bahagi ng katawan ng Panginoon Jesus yung iglesia, kaya napakahalaga po yung ating pagtitipon sa harapan ng Diyos. Tapos dapat naging iisa po tayo para sa Panginoon, para sa kanyang kaluwalhatian. Tapos yung dugo ni Kristo, ito pa ay pundasyon ng ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya bago tayo ay mag-participate sa Lord's Supper, tingnan po natin, suriin po natin yung ating buhay. Manalangin po tayo muna, tapos tanggapin niyo po yung mga kupa, tinapay, tapos manalangin kayo sa Panginoon bago tayo uminom ng tinapay alak. Pero practically marami po tayo, kaya po yung panalangin ninyo ay yung oras ng panalangin, yung haba ng panalangin, tama na lang po. Hindi na po manalangin kayo mga maigis sa 5 minutes, mga ganon. Ngayon, wala po tayong ganitong mahabang oras. Kaya isang minuto, kahit mga ilang segundo, mga 20 second, mga 10 second, 30 second, dapat manalangin kayo ng maigi, ng mabuti. So, tinitingnan ng Diyos yung ating puso, hindi lamang yung ating salita. Kaya po, basta manalangin tayo sa may handang puso na dalisay na puso, kumain tayo ng yung tinapay taka dugo, yung kopa sa pangitan ng pagpapasalamat sa kanya and paalala sa kanyang sakripisyo. Okay, naintindihan po? Okay. Sige po, hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mga baging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang magkapag-aaral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng New Year Retreat night po ito, pinag-aaral po natin kung kaano katakila ang pag-ibig ng Diyos, tapos kung gaano kapagpumbaba ang ating Panginoon, tapos gaano katakila ang sakripisyo ng Panginoon Jesus. Ngayon naman po, ito po ang nangyari sa pangitan ng kanyang pagsunod ng mabuti. Kaya po, para sa panibagong taon, para sa ngayon araw,
Kailangan tulungan niyo po kami upang sundin ang inyong kalooban sa pangitan ng aming prayer, sa pangitan ng aming ministry, paklilingkod, mga offering para sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat po sa inyong lahat ng biyaya sa araw na ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus na nagpamahal sa amin. Amen. Okay.